Magsitayo po tayo para sa pambansang awit at panalangin. Salamat sa araw, sa buwan at ituhin, sa hayop at halaman, sa ulan at hangin. Salamat sa kaibigan at sa kapwa-tao ko. Salamat sa inyo. Tayo po'y magsiupo na. So magandang umaga po sa ating lahat. O parang ang hina naman yata noon, magandang umaga sa ating lahat. Oo, ramdam ko yung inyong nararamdaman. Medyo tayo'y namangha no, sa pagdating ng ating mahal na senador. Magandang umaga po, Senator Win.
Totoo pong nakakamangha kasi alam naman natin, hindi po madalas ang ganitong pagkakataon na ang isang senador o mga kinatawan ng mga senador ay kasama natin, no, na humaharap sa ating mga guro upang dinggin ang ating mga hinaing. Para po formal na buksan ang ating aktibidad sa araw na ito, muli ay i-welcome tayong lahat at ibigay ang mga layunin na nais natin kamtin sa araw na ito. Atin pong i-welcome din ang kasalukuyang presidente ng Civil Society Network for Education Reforms o INET Philippines, Professor Flora Arellano. Magandang umaga po sa ating lahat. Mukhang mahina. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. First of all, we extend our deep appreciation to our Honorable Senator Sherwin T. Gatchalian. Palakpakan po natin ang chair ng Senate Committee on Education, Arts, and Culture, as well as his responsive staff in hosting our policy forum on Magna Carta for Public School Teachers. Palakpakan po rin natin ating mga kasama sa Senate Committee on Education as well as the staff of Senator Win Gatchalian. Ayun po sila at kanina si Alex yung nag-welcome sa atin. We also send our gratitude to other senators and their legislative staff who will be with us to listen and respond to the voices of our teacher leaders. Maya-maya po ay darating sila. Nag-confirm po si Senator Riza Hontiveros at ilang mga legislative staff ng iba pa pong senators. And to our dear teachers, colleagues in the teaching profession, and friends who are joining us in this policy forum with the legislators on Magna Carta for Public School Teachers, thank you for your presence and participation. Palakpakan po natin din ang ating mga sarili. The Civil Society Network for Education Reforms, o yung tinatawag nating Education Network, na ang kanyang palayaw ay INET Philippines, through the teachers' organizations, holds this policy forum on the Magna Carta for Public School Teachers with our legislators in cooperation with Senator Sherwin T. Gatchalian, the Chair of the Senate Committee on Education, Arts, and Culture. Alam natin that the teachers represent the largest group of professionals and education workers in the government service. They play a significant role not only in providing knowledge and qualifications, but also instilling the universal values of human rights, peace, respect for multicultural diversity, social justice, and education for sustainable development. Malaki po ang role natin dito. At kaya lang, hindi nabibigyan halaga dahil hindi na ganun ka-attractive ang teaching profession. Kaya kung may mga kurso na available sa ating mga kabataan, least priority ang edukasyon. Ngayon, gusto nating buhayin ang noble profession, ang ating teaching profession at pagkilala sa mahalagang papel ng guro. Teachers should be granted high status of recognition, not just for the sake of quality of education, but also of their essential role in the economic, social, cultural development and nation building as a whole. Napakahalaga po talaga ng ating tungkulin. Acknowledging the extent of the teacher's responsibilities, the government is obliged to respect, protect, and fulfill the rights of teachers in the exercise of their profession and in the attainment of quality education necessary in ensuring social and economic progress. It is worth noting that a special law for teachers, the Republic Act 4670, known as the Magna Carta for Public School Teachers, was signed in June 18, 1966,
as the country's legislative commitment to the ILO UNESCO recommendations concerning the status of teachers that was adopted in October 5, 1966 by the governments who signed this ILO UNESCO recommendations. And in fact, the Philippine legislature under Senator Salonga, who authored the Magna Carta for public school teachers and led to the enactment of this special law, recognized the important role of teachers, especially in the protection of the status of the teaching profession. Kaya lang, this Magna Carta, sad to say, being a landmark legislation, was or is under-implemented or not fully implemented or misinterpreted in terms of implementation. That's why we are here to gather our teacher leaders and present our proposals to our legislators for their recommendations and actions on the special law of teachers, the Magna Carta. It is in this context that the policy forum on the status of implementation of the Magna Carta is being conducted to find out how this law was enforced or how this law has advanced the rights at work and welfare of teachers, enhanced their status as professionals, the conditions for effective teaching and learning, or has this landmark legislation been ignored or wrongly implemented or forgotten at all. Now, the objectives of the forum is for our teacher leaders to present the realities of teachers in terms of their rights and working conditions in the workplace. We have three teacher organizations who will be sharing with us to our legislators the plight of the teachers. Now, based on the findings and recommendations to be presented to our legislators, we would like to ask our marvelous and wonderful chair of the commission, chair of the Committee on Education of the Senate, no other than Senator Gatchalian, to help or to assist us in conducting a legislative inquiry or exercise of the oversight functions on the status of implementation of the Magna Carta. So after this, we will be calling on our senator to provide us with an inspirational speech to enlighten us further on our advocacy to really realize the Magna Carta for public school teachers. And then this will be followed by the voices of teacher leaders, then followed by the responses coming from the panel of reactors or panelists from the group of senators or the legislative staff of the office of the different senators. And finally, a unity recommendation will be summarized by INET National Coordinator Adi Unsi. Thank you very much and mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Flora. Nakakalungkot naman yung yung pambungad agad na sinabi ni Ma'am Flora. Ano, kasi ang mga nakatch kong mga words ay under-implemented, misinterpreted, thereby not correctly implemented, at malala, not implemented. No? So yun yung, in 53 years no, that the Magna Carta for Public School Teachers has existed, nakakalungkot na ito yung status, no, estado ngayon ng pagpapatupad ng Magna Carta. Kahit napakalinaw no, sa opening section pa lang of the special law for our teachers, the objective of the law is to promote and improve the social and economic status of teachers, our living conditions, no? Pero yun nga, naririto tayo ngayon dahil kung tama ang pagpapatupad ng batas, hindi na sana natin kakailanganin ng ang layunin no, ng pagiging nandito natin ay iba. Ngayon po, nais nating bigyan ng pagkilala ang
pagdating no ng mga kinatawan at lidan ng mga guro mula sa iba't ibang mga organisasyon sa ilalim ng Civil Society Network for Education Reforms. Sa akin pong pagtawag ng inyong organisasyon, tayo na lamang po ay tumayo at kilalanin ng ibang mga kasamahan ang ating mga kasamahang guro. Mula po sa Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers, ASSERT, tayo po'y magsitayo. Ayan, maraming salamat po sa ating pagdating. Mukhang may nanggaling pa no, mula sa Central Luzon, ano, Zambales Teachers at Bataan Teachers. Mula po sa Teachers Dignity Coalition, TDC. Medyo matamlay naman ang ating palakpakan dyan, no? Malalayo ang ating pinanggalingan, so ating i-welcome ng mainit ang ating mga kasama. At mula po sa Teachers Inc. Okay. Ayan, dami nila, no? At kanina nakita ko, no? From Northern Luzon, I think, no? From Pangasinan. Cavite, no? Nandito po sila kasama natin. And of course, from us, we also have representatives from state colleges and universities. Polytechnic University of the Philippines, I think the teachers are here. Welcome po. And students, no? Mga education students po ito. Mga susunod na henerasyon ng kaguruan ng ating bayan. Meron din pong kinatawan mula sa gurong nagbabalik sa bayan. Welcome po. Sige po. Yun pong iba pa natin mga kasamahan. Maya-maya po, kikilalanin po natin kayong lahat. Okay, now, so for our keynote speaker, Senator Sherwin Gatchalian has become one of the foremost advocates of genuine education reform in government. Education advocacies have become the hallmark of his distinguished 18-year career in public service. During his 9 years as chief executive of Valenzuela City, he set in motion a holistic education program for the Valenzuelanos, including the development of a world-class Valenzuela City School of Mathematics and Science, accessibility to college education, school-based feeding program that mobilized communities, empowerment of parents through the Nanay Teacher Program, and continuous mastery of skills to strengthen competencies of teachers, among others. These programs transformed Valenzuela City's education system into one of the nation's best. As representative of the first district of Valenzuela, he filed in 2015 the original version of the bill that would radically expand access to college education for millions of Filipinos, the House Bill number 5905, more commonly known as the Free Higher Education Act. The measure eventually became known as Republic Act number 10931, or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, when it was signed into law by President Rodrigo Duterte in August 2017, and set the stage for millions of young Filipinos to attain a free college education in state and local universities and colleges nationwide. Now, as the chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts, and Culture, he intends to continue to fight for a better and more equitable Philippine education system, including, of course, empowering teachers and alleviating the growing financial burden on families imposed by the skyrocketing cost of education. Ladies and gentlemen, teachers, please help me welcome to the stage with a big round of applause, Senator Sherwin Gatchalian. Thank you. Thank you for the kind introduction. Ganang maga po sa lahat. Morning. At maraming salamat po sa pagdalo niyo dito sa Senado kahit na Lunes na Lunes at galing lang po tayo sa mahabang bakasyon. Alam niyo kung galing sa mahabang bakasyon, ang hirap po mag-umpisa magtrabaho.
No, dahil meron pa tayong hangover sa bakasyon. Pero alam niyo ho, kung meron ho mga taong hindi ho nagkaka-hangover sa bakasyon, yun ang mga guru ho natin. Dahil ito, nakita ko ho to with my own eyes nung ako po ay nag-aaral at nung mayor po ako ng Valenzuela. Dahil kahit na napakahaba po ang bakasyon, kahit na may bagyo na dumaan at nasalanta po yung ating mga eskwelahan, ang mga guru ho natin ay laging handa at nandoon. No? At nakita ko ho yung kanilang puso sa pagbibigay po ng serbisyo. Kaya ho, yung iba ho dito sa atin, mayroong hangover po sa bakasyon, pero ang guru ho, hindi ho nagkakaroon ng hangover sa bakasyon dahil parang hindi nga ho nagbabakasyon ng ating mga guro. No? Dahil kahit summer, alam ko, ibang mga guro natin, merong, kung hindi man tumutulong sa estudyante, meron ho silang pinagkakaabalahan, no, sa kanilang mga sarili. So, thank you very much po for coming all the way here to the Senate. And before I continue, let me greet our officials and organizers for today. Let me also greet Professor Flora Arellano na kasama ko ho sa Literacy Coordinating Council. Doon ho kami nagkakilala ho ni Professor Flora. And let me also greet Mr. Adi Unsi, our National Coordinator. Morning. Alam niyo ho, nung ako po'y naging alkalde ng Valenzuela, meron ho kaming isang paniniwala ho doon pagdating sa edukasyon na wala ho dapat maiwanan. No? Lahat ho ay dapat mabigyan ng dekalidad na edukasyon. Hindi ho namin tinitignan kung anong estado sa buhay, kung anong kalagayan mo sa buhay. Kung ikaw ay nasa private school or ikaw nasa public school, ang importante ho sa amin, lahat ho ay nabibigyan ng dekalidad, no? Quality education. So, yun po ang naging paniniwala at prinsipyo ho namin sa aming lunsod. Kaya ho, kung mapupunta ho kayo sa aming syudad, patuloy yung pagpapatayo ho namin ng classrooms, patuloy ho yung pagpapatayo ho namin ng mga special schools, kagaya ng special education center ho namin, patuloy ho yung aming pagpapatayo po ng mga ibang pasilidad tulad po ng libraries, tulad po ng computer facilities. At this year, papatayo ho namin yung tinatawag namin VALEES, no? Valenzuela Academic for Center of Excellence. Ito naman po ay isang pasilidad ho na magbibigay ng teacher's training. No? Dahil hindi ho natin pwedeng pag-usapan ang dekalidad na edukasyon kung hindi ho natin matututukan ang teacher's training o yung ating training at pagtuturo po ng ating mga guro. Kaya ho, gumawa ho, pagpapatayo ho kami ng isang center, ito yung VALEES na ho tawag ho namin, para ito yung magiging tahanan po ng teacher's training, teacher's collaboration, and everything about teachers. No? Hindi lang naman ho dapat tutukan yung kanilang training, kung hindi, may mga ibang pangangailangan pa. So ito po yung magiging tahanan po ng tinatago namin teachers welfare at para mabigyan po ng kahalagan at pagtututok po ang pangangailangan po ng aming mga teachers. Pero ang Valenzuela po ay isa lang sa almost 1,500 plus LGUs. No? Hindi naman po lahat ng LGUs ay may ganitong programa o ganitong prinsipyo. At hindi naman po lahat ng LGUs ay may ganitong kakayahan. Kaya po nakasalalay rin po ang kalagayan ng ating mga guro sa national government, no? Sa pamahalaan pang nasyonal. Kaya ho, mga kasama, pagdating po sa kalagayan po ng ating guro, ang una ho nating kinakausap at una ho nating nakikipag-coordinate ho tayo ay sa Department of Education. No? At having said that po, ang ating bansa, siguro ang kaisa-isang bansa na naka-embed sa Constitution na dapat bigyan ng pinakamalaking budget ang edukasyon. No? Ganyan po kahalaga ang edukasyon sa ating bansa. Ganyan po kahalaga po ang pagtututok ng ating bansa pagdating po sa kinabukasan ng ating mga kabataan. At kasama ho dito sa pagbibigay po ng malaking budget sa Department of Education ay, of course, lahat po ng mga pangangailangan at teachers' welfare ho natin. No?
Pero alam nyo, aaminin ko na talagang mapakalaking hamon, no? Pagdating sa pagbibigay po ng, ang, pwede ko sabihin, world-class na teachers welfare program. No? Ang pag sinabi kong world-class, hindi lang naman ho natin tinitignan sweldo, kung tinitignan rin natin yung iba pang mga pangangailangan at iba pang mga dapat ibigay sa ating mga guro. No? At nung, babalikan ko lang, nung mga 2 weeks ago, nagkaroon nga ho kami ng isang hearing dito tungkol sa pagtataas ng sweldo ng kawani ng ating gobyerno. No? Kasama na ho dito yung ating mga teachers. Sino ba ho dito yung nakadalo sa Committee on Civil Service kay Senator Villa? May mga ibang kasama ho tayo dito. At doon ho sa hearing ho natin, nakita ho natin na meron ho talagang pangangailangan na itaas po ang sweldo ng ating guro dahil naiwan na ho yung teachers 1, 2, and 3. No, pagdating po sa pay gap, no, between teachers 1, 2, and 3 and masters teacher 1, 2, and 3. No, at lumalaki siya over time. Pero marami hong proposal. No? May proposal ho ang inyong lingkod, may proposal po ibang mga senador. Yung proposal ho natin is just to minimize the gap. Pero ang pinakamahalaga ho dito, hindi lang naman ho tayo nag-propose para magpapogi. Alam niyo, madaling mag-propose eh. No? Lalo na pag malapit ang election, madaling mag-propose para pumogi eh. Di ba ho? Eh, lahat naman ho ng politiko, ganyan ho talaga. No? Pero ang tanong, meron bang pagkukuhaan o pagkukunan, no, ng pondo? Kaya yun yung aming pinag-aralan at tinutukan kung saan po kukunin yung pondo. Aminin ko po yung aking proposal, ang pinakamaliit sa maraming proposal, pero yun po yung pinaka-feasible. No? Dahil maliit man, pero merong pagkukunan. Kahit na mangako ka ng malaki, pero wala kang pagkukunan, edi wala rin. Di ba ho? So yun po yung naging logika ho namin. At yun po ang pinaglalaban namin ngayon sa Senado na ma-approve po yung ating proposal. Pero having said that, ho, marami pa rin ho mga bagay na dapat ho natin bigyan ng pagsin pagdating po sa teachers' welfare. At ito po ay naka-embody ho to dito sa Magna Carta for Public School Teachers ho natin. Na ngayon po ay itong araw na ito ay tatalakayin ho natin. Out of the gumawa ho kami ng summary, no? At ito po ay isang summary na ginawa ho namin internally. Meron ho 27 provisions ang Magna Carta for Public School Teachers. Pero sa aming analysis, only 11 are fulfilled. No? Out of the 27, 11 lang po ang na-fulfill. 7, hindi ho na-fulfill. No? 7, hindi ho siya nabigyan ng pansin. And 9, partially fulfilled. No? So ang batting average po sa fulfillment is about 40%. 60% is a combination of unfulfilled and partially fulfilled. So at inanalyze ko, bakit pa hindi na fulfill in iba? No? Karamihan no, doon sa unfulfilled, meron pong katumbas na budgetary requirements. No? Pagdating mo sa budgetary requirements, so, talagang komplikado po yung pag-uusap dahil hahanapan mo ng pondo. Ngayon, itong Magna Carta for public school teacher, komprehensibo ho ito. No? Nakita ko na even though this is how many years? 53 years already, but still very relevant at comprehensive. In fact, meron nga ho dito Section 11 for married teachers. No? Swerte nga ho kayo, pati ho sa pag-aasawa, may nasa Magna Carta. Ako nga, wala nga akong asawa. No? Hindi ho ako papasok ho dito sa Section 11 ho ninyo. No, pero very comprehensive. At ang commitment ko ho sa ating mga teachers, dahil inanalyze ho namin, dapat ho talaga magkaroon ng constant oversight. No? Para masigurado natin na ma-fulfill 100% ng Magna Carta for Public School Teachers. No? Dahil nakikita ho namin, hindi naman lahat kailangan ng budgetary requirement. In iba, kailangan ho dito ng pagtututok lang at kailangan lang ho dito ng
konting kalampag sa Department of Education. Bigyan ko ho kayo ng specific example. For example po, yung teaching hours. No? Dito ay partially fulfilled sa aming analysis. Pero hindi naman ho kailangan ng budgetary requirements ang, di ba, ang teaching hours. No? These are, kailangan lang ito policy reform o policy updating. So ito yung mga bagay na nakita namin na pwede nating makausap at i-remind, no, ang Department of Education para po yung mga partially fulfilled at hindi naman kailangan ng budgetary requirements, eh gawin ng mas maayos, no, para mag-improve po yung batting average po ng Magna Carta for teachers po natin. Yun po ang pangako ko sa inyo bilang chairman po ng Basic Education Committee. Magko-conduct po tayo ng isang oversight para po yung mga items dito na pwede nating ma-improve at maging 100% fulfilled, eh gagawin ho natin. Pero kailangan ko ho ng tulong ho ninyo. No? Alam nyo, ang prinsipyo ko ho, in any policy issues, no, dapat ho meron rin policy recommendation. No? So kailangan ko ho ng inyong tulong pagdating po sa mga suggestion at sa recommendations. Kayo bilang experts, no? Alam ko ho na mas kabisado niyo po kaysa sa akin po ang mga bagay na para po maging mas maayos ang pamamalakad po ng pagtuturo sa ating bansa. Kailangan ko ho ng tulong niyo na maglista ng mga detailed recommendations, suggestions na pwede natin buksan sa Department of Education. At kung hindi po, pwede rin ho natin i-legislate. Kung kailangan ho talaga i-legislate dahil ang legislation po, mas malakas, i-legislate ho natin. Pero ang pinakamahalaga ho dito ay magbigay ho tayo ng suggestion. No? Dahil importante rin na manggaling ho sa atin at importante rin na tayo po ang nagbibigay rin ng solusyon sa mga problemang o pagkukulang ng ating gobyerno. Ngayon mga kasama, alam niyo ho, marami ho tayong dapat gawin, no? In fact, last week nung ako po ay nasa Singapore, lumabas po isang issue, ewan ko nung nabasa niyo, na ang House of Representatives gusto i-review ang K-12, no? Ito ay malaki, nag-headlines nga ito sa Philippine Star. At meron ho talagang mga hinaing ang ating mga mambabatas, hinaing ang ating mga magulang, pati hinaing po ang ating industriya pagdating po sa K-12. No? Ang sinasabi nila, ang K-12 is not living up to its promises. No? Ang performance po ng ating mga estudyante ay hindi rin po mataas o hindi po maayos. At of course, kung babalikan mo bakit nagkaganito, babalik rin tayo sa inputs. Ano ba itong mga inputs? Pagtuturo, classrooms, facilities, libro, even yung mga laboratories pagdating sa TechVoc. Dahil sabi ng industriya, hindi namin magamit. Eh, kailangan mo ng laboratories para turuan yung ating mga estudyante. So, babalik na naman tayo doon sa mga basics. No? Facilities, teachers, books, and equipment. No? Ito yung mga basics na mga kailangan natin. Pero para sa akin, no, siguro sa lahat ng mga inputs dyan, dapat i-prioritize ang ating mga teachers. No? Dahil kahit magpatayo ko ng world-class classroom, kung wala tayong world-class teachers, mahihirapin rin tayo ma-achieve yung gusto nating world-class K-12 system. So, kaya mga kasama, kailangan ho natin magbigay ng mga suggestion, kailangan rin ho natin magbigay ng recommendation. Ang Basic Education Committee, hindi ko ho committee ho to. Committee ho ninyo ito. Committee ho ito ng mga guro, committee ho ito ng mga education stakeholders, committee ho ito ng mga taong gusto ng isang dekalidad at maayos na sistema ng edukasyon sa ating bansa. Ako lang ho ay nag-chair, pero committee ho ito ng mga guro at ating mga stakeholders sa education. Kaya gamitin natin itong committee na ito para tignan yung mga problema na kinakaharap po ng guro natin, no? At tignan rin kung paano ho natin iangat pa, no, ang sistema ng K-12 system
dito ho sa ating bansa. Ngayon, nung isang linggo, alam nyo, napili ho tayo na maging exchange fellow sa Singapore. At isa sa aking hiningi ho sa kanila ay makita yung kanilang system of education sa kanila. At gusto ko lang ho sa i-share sa inyo yung mga observations ho namin doon na pwede ho natin pulutin at dalhin ho dito, no? Dahil maraming konsepto at maraming programa ang Singapore, no? Na pwede natin dalhin ho dito. Singapore mas maliit ho sa atin, almost 4 to 5 million ang kanilang population, pero kahit na maliit ho sila, maraming konsepto ho doon na pwede natin iuwi ho dito at gawin ho natin sa ating bansa. At isa sa mga nakitang konsepto doon, yung kanilang meron ho silang tinatawag National Institute of Education. At itong Institute of Education ho nila, eskwelahan ho to, na lahat po ng kanilang public school teacher ay dito ho nag-aaral. No? Baliktad ho sa kanila eh. No? I-screen ka muna kung pwede ka maging guro. At kung ikaw ay pwedeng maging guro, tsaka kanila tuturuan maging guro. No? Baliktad sa atin, di ba? Sa atin kasi mag-aaral ka muna maging guro, pag pumasa ka ng LET, tsaka ka i-screen ng DepEd. Sa kanila baliktad, i-screen ka muna. No? Kung makita maganda yung siguro kung maganda yung grades mo at maganda rin yung attitude, tsaka kanila ititrain dito sa National Institute of Education. At ito po yung kanilang facilities. Actually, hindi nga ganun kalakihan dahil ang mag-guro nila sa Singapore is only 30,000 compared sa atin. Sa atin, so almost 800,000 ang guro ho natin. No? Almost 1/4 ng guro natin, populasyon na ho ng Singapore. Eh. No? But ang gusto ko hong makuha ang konsepto ho dito, yung kanilang pagbibigay ng importansya sa guro. At ito yung facilities nila ho doon. At ito yung itong nakasulat diyan, no? Welcome to the heart of education. Para sa akin talagang makikita mo na binibigyan nila ng importansya ang edukasyon at merong puso ang edukasyon sa kanila through this facility. Kumbaga, itong facility na ito ang magbibigay ng buhay sa kanilang sistema sa edukasyon. Kumbaga, kung wala itong NIE, walang magandang edukasyon sa Singapore. At meron rin nakasulat ho doon, Journey of Teacher Education. No? So dito ho talagang mag-umpisa ang lakbay ng pagiging guru ho sa kanilang sistema. No? Kaya nga, pag-umpisa ng lakbay, kasi ititrain ka nila, kung ikaw ay na-screen at qualified, ititrain ka nila. No? Doon na mag-uumpisa. At na mga ganda, no? Tinur nila ako sa kanilang facilities. Yung pong may bag doon, no, ay mas gwapo ho sa akin ng konti ho yan. No? Siya po ang pumalit ho sa akin bilang alkalde po ng Valenzuela City. At tinutuloy ho ng aking kapatid po yung mga programa ho namin sa education. In fact, in Val-Ace ho, sa term niya na ho yun. In Valenzuela Academic Center for Excellence. At ito ay isang museum, no? Basically, para sa mga guest at sa mga gustong pag-aralin yung kanilang konsepto, ay open to sa kanila. At I really encourage, siguro, Professor Flora, na kung may time and budget, no? It's really maganda mapuntahan to NIE. If there is one facility in Singapore na dapat puntahan ng mga guru natin, itong NIE. No? Binisita namin marami, 2 days, 2.5 days po kami nag-ikot. But itong NIE is really geared for the teachers. At open sila. Alam nyo, ang kagandahan sa Singapore, hindi madamot. No? Talagang bubuksan nila, ituturo nila sa atin kung ano yung kanilang ginawa para maging magaling yung kanilang mga estudyante. Yung outcomes, no? Which is yung student performance nila. At may mga interactive na mga information technology materials sila doon. At of course, ito po yung mag-tour ho sa amin. Iba ho dyan, local lang. Dito ho lang yun, mga staff ko. And then, ito yung kanilang
pagpasok mo doon sa museum, meron hong quote na sasalubong ho sa'yo. At itong quote ay galing po kay Lee Kuan Yew. No? And it states, "I can remember the teachers in my life. People who made the impact on me were the able men who wanted to give something. We must produce that." So basically, he wanted to produce more teachers. No? At ito po yung quote na sumalubong ho sa amin. And of course, Lee Kuan Yew is the person who transformed Singapore from third world to first world nation. At basically what he is saying, kung gusto niyo ng abled men who will govern, you need to start with the teachers. You need to have a facility that will make sure that we have well-trained teachers, highly motivated teachers, and teachers who can produce people who can govern our nation. So, mga kasama, that's why I really want to encourage everyone, Ma'am Flora, to and kung kailangan niyo ho ng contact, I can help facilitate, because Singapore is really, you know, they want to help, no, and they want to share. And being an ASEAN neighbor, dahil ano ho natin yan, kapitbahay ho natin, gusto ho nilang tumulong sa atin. At itong facility na ito ay dapat ho punta. Ako, tingin ko nga, bawat guro dapat may mapuntahan itong facility na ito and have some interaction, dahil importante rin nag-i-interact para mapulot natin yung mga nasa isip nila at yung kanilang mga karanasan. So, with that, again, the Committee on Basic Education is your committee. Committee ho nyo ito, hindi ho committee ho ni Senator Gatchalian. At isa po sa mga gagawin ho natin kaagad ay magkaroon ng oversight on the Magna Carta, because nakita ho namin ay no, only 40% of the 40% of the 27 provisions were fulfilled, no? In 60% either partially or unfulfilled. Pero kailangan ko ng tulong niyo, no? Kailangan ko ng recommendation sa inyo kung paano ma-fulfill 100%. Kung hindi man instant, at least may time frame tayo, maybe 2 years, 3 years, or even a little bit longer. Pero importante may time frame, may recommendation, at kung may budgetary requirement, i-compute natin kung magkano. At before I end, malinaw. Alam mo, before I end, ito, i-share ko ho sa inyo dahil ito, fresh off the press ho ito. No? Hindi ko pa ho na ito na-share sa iba. Pero nagpa-survey po ako kung ano ang tingin ng tao sa K-12. Dahil maraming politiko nagsasabing K-12 hindi naman ho hindi naman nagpo-perform up to standards, no? Hindi naman ho nagagamit ng industriya yung mga students natin. So nagpa-survey po ako sa Pulse Asia para malaman natin totoong sentimento ng taong bayan. So lumalabas ho, no, na 50% ang satisfied. You can take pictures if you want, no, dahil ito hindi pa ho lumalabas sa media, no. But hindi ho to survey ng moro-moro, walang katuturan. This is conducted by Pulse Asia, no? And 20% hindi nila alam, maybe satisfied or unsatisfied, and 28% dissatisfied. Ngayon, pag gusto natin maging conservative, kung tatanungin niyo gusto maging conservative, yung nasa gitna, gawin natin dissatisfied. 'Di ba? Dahil gusto natin maging conservative. So lumalabas 48% dissatisfied. So hindi completely satisfied ang ating mga kababayan. Kalahati lang. And with that, I want to recognize the presence of our majority floor leader, yan, Senator Miguel Zubiri. Yan. Isa po sa pinakamagaling, pinakagwapo. No? Ito, kahit gwapo ho ito, sumusunod lang. Ano ito? Loyal na loyal sa asawa ho yan. Tama ka. Yan. So, and then next, pag tinanong, ano ba expectation ng ating mga kababayan sa K-12? No? 34% gusto nila may trabaho kaagad. No? 33% gusto nilang preparation for college. No?
at 14% to ensure knowledge. So makikita mo, kalahati gusto magtrabaho, kalahati gusto mag-college. In essence, yun ang sinasabi ho nitong slide. No? Pag sinasabi naman, bakit ho kayong satisfied? Ito yung mga satisfied. No? Sinasabi ng mga satisfied, 51%, meron silang better skill, no, at training for college. No? Natuwa sila dahil yung mga anak nila, maganda yung preparasyon. No? At sabi, 48% says that the K-12 enhanced the basic education of our country. No? Doon naman po sa hindi satisfied, no? Ewan ko, nakikita nyo ho yun. No? Basically, yung mga hindi satisfied, ito naman obvious ho ito. No? 83% ang sabi ho, maglalabas pa kami ng mas maraming pera. No? For transportation, food, and education of their children. Basically, doon po sa hindi satisfied, ang sabi nila, dahil maglalabas pa kami ng maraming pera. No? So, we can share this slide with you. No? This is actually a new survey. But ang pinaka-importante hong slide ho, this one. No? Because in my view, ang sentimento ng tao sa K-12, 50-50. No? Kalahati happy, kalahati hindi. So we need to do more in order to raise the standards of K-12. And we need your help in finding solutions. Suggestion po ang kailangan ho namin kung paano po ma-improve ang ating K-12 system. And since kayo ho ay galing ho sa hanay po ng ating mga guro, isa ho sa dapat natin gawin kagad ay paano ho maging 100% ang fulfillment sa Magna Carta for Public School Teachers. So with that, maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Ma'am Flora, thank you very much po. Maraming salamat po, Senator Sirwin Gatchayan. Again, a big round of applause for our dear Senator Sirwin Gatchayan. At salamat rin po, kayo na po ang nagbanggit ng pagdating ng ating isa pang senador na nagagalak rin tayo na makasama ngayon, Senator Juan Miguel Subiri. Hello po. Morning. Teachers at the heart of education, ano? Yan yung ibinahagi sa atin ni Senator Win Gatchalian. Pero masasabi nga ba natin na sa nangyayari ngayon, ano, sa sitwasyon lalo na ng implementasyon ng Magna Carta, na special na batas na dapat nagkalinga sa sitwasyon nating mga guro. Of the 27 provisions, according to the study made by the Office of Senator Gatchalian, only 11 are fulfilled, 9 are partially fulfilled, and 7 are unfulfilled. Ang INET Philippines po ay may ginawa rin na sariling study, sariling pag-aaral sa naging implementasyon ng Magna Carta. At halos nasa ganun nga po, nasa 7 or 8 ang mga mahahalagang provision in the Magna Carta which are not being implemented. At sobrang nakakalungkot dahil yung mga 7 or 8 na yan, ito po ang pinakamahahalagang provision ng batas na hindi tinatamasa ng mga guro dahil sa walang pangil ang batas, kaya hindi na ipapatupad ng maigi. Ngayon po, we would like to take this opportunity to present to our dear senators kung ano po ang totoong nangyayari kaugnay ng implementasyon ng Magna Carta for Public School Teachers. We are so glad that the senators are here to listen to the actual situation sa ibaba, ano? Kung saan naroroon ang ating mga guro. Mapalad po tayo na naririto ang mga pambansang leader na kumakatawan sa mga iba't ibang pambansang organisasyon ng mga guro na kasapi ng INET Philippines. Para po i-present ang sitwasyon kaugnay ng implementasyon ng Magna Carta, ibibigay po ito sa atin ng ating tatlong batikang mga pambansang leader mula sa Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers, mula sa Teachers Dignity Coalition, at mula sa Teachers Inc. Una po ay aking tatawagin si kasamang Fidel Favabier.
ang National Secretary General ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers, assert. Magandang umaga po sa ating dalawang gagalang-galang na senador at sa lahat po ng mga kapwa ko estudyante na narito ngayon. Yan po ang turo sa akin ng aking paboritong profesor, Leticia Constantino, may bahay ng aking paboritong historian, Renato Constantino, na sabi, once a priest, always a priest, but once a teacher, always a student. Yun po yung sinabi niya sa akin. No? Ang una po namin on top of the agenda, nung sinabit nating 17-point agenda, ay doon sa ating kaugnay ng call for a bicameral inquiry into the non-implementation of the Magna Carta. Ang una po dyan ay yung Section 15 na tungkol ito sa sahod. Ano yung makataong sahod para sa teacher? Ang atin pong hinihiling ay i-upgrade ang sahod ng teachers mula yung minimum mula sa salary grade 11 hanggang papuntang 20. Alinsunod sa naging rekomendasyon at findings ng EDCOM o pinagsanib na Education Committee ng Senate at House of Representatives na nagsagawa ng pag-aaral noong 1990. Natuklasan nila na ang 33 na salary grades, saan ilalagay ang profesyon ng hindi teacher, kundi mga professional, hinati nila, sabi nila 16.5. Doon ang mga professional. Pero saan ilalagay ang teacher? Eh, hindi yan karaniwang professional. Siya ay, kung hindi man noblest profession, ay noble profession. So, yun po ay inilagay nila sa 18 nung una. At ngayon, 20. Pero bakit hanggang ngayon, salary grade 11 pa rin ang teacher? So, medyo hindi nasa ano, pedestal, ano? Noble profession, dapat nasa pedestal, pero nasa kanal. Doon inilalagay ang sahod ng teacher. Dapat ay 20. Pangalawa, nakita rin natin na yung cost of living allowance ng teacher ay hindi na makasunod doon sa dating ipinako nung 1993 level, yung 2000, national COLA natin. Hanggang ngayon, 2000 pa rin. E merong provision sa Magna Carta Section 18 na sinabi doon na teacher salary shall, no? Be adjusted sa magitan ng pagbibigay ng cost of living allowance which shall automatically follow changes in the consumer price index. Pero hindi nila sununod. At ang pinakamasakit pa nito, yung local school board na bilyon-bilyon kapag tinotal mo sa Pilipinas ang kinikita taon-taon at 60% noon ay dapat ay kabahagi ay share ng teacher. Hindi na po ibinibigay ngayon sa pamamagitan lamang ng ipinalabas ng DepEd, DILG at DBM Joint Circular Number 1 Series of 2017 na henceforth wala na daw tatanggaping allowance o 60% mula sa total proceeds ng 1% real estate tax na nakokolekta sa bawat mga LGUs. Wala na pong tinatanggap ang mga teachers. Hopefully kung sila'y matatauhan, sana ang mga nasa SUC ay dapat magkaroon din. Sapagkat ang mga taga state universities and colleges ay bahagi po sila ng mga intended beneficiaries ng Magna Carta. Yun nga lamang, they were misled into believing na ang mga professor ay hindi covered ng Magna Carta. Kaya pumapasok po kami doon sa pangatlo. Sa pag-compute ng step increments, mali din po ang ginawa. Sa halip na sundin yung formula na sinasabi sa Magna Carta, Section 16, na dapat sa ikasampung taon ng serbisyo ng teacher, dapat ay maximum 8 na agad ng salary grade niya ang kanyang sweldo. Pero hindi po ginawa. Ang in-apply ay yung karaniwang formula na applicable lamang sa mga karaniwang government employee na one step for every 3 years. Eh gayong ang linaw sa Magna Carta, 3 years ka mula sa step 1, move ka sa step 2, 2 years ka sa step 2, move ka sa step 3, and one step for every year thereafter. Yung po, at hindi 3-3-3-3, yung po ang ginawa nilang mali. Sapagkat nakita nila, hindi umiimik ang mga teachers, kaya pabayaan na lang nating mali. Pangapat po, ay yung
tinatawag na special hardship allowance. Nakakalungkot. At the average, 3 billion ang inaalat ng Kongreso sa General Appropriation Act para sa special hardship allowance ng mga teachers. Yung mga naka-assign sa mga hardship at hazardous post. Hindi lang po yun. Yung mga lugar na diniklarang under state of calamities. Ang buong Central Luzon, Visayas, Mindanao, ilang taon yan since 2014, diniklarang under state of calamity. Pero yung budget para doon ay hindi napasakamay ng mga teachers. Ano ang naging problema? Simple lang po, hindi tinupad ng mga superintendents, ng mga principals, at saka ng mga regional directors yung kanilang reportorial function. Na dapat kapag diniklarang under state of calamity ang isang lugar, kaagad lahat ng listahan ng mga transient and resident teachers na naka-assign sa mga lugar na declared under state of calamity ay dapat isubmit. Kaya lamang, simple lang yata ang usapan nila. Huwag kayong magsasubmit para wala tayong aaksyonan. Walang hihingin ang Secretary of Education ng tinatawag na request for budgetary release para makakuha tayo ng share doon sa inaalat taon-taon ng Kongreso sa anyo ng special hardship allowance. Nakakalungkot noong 2015, yung 5 billion na special hardship allowance ay pinirmahan pa naman ng ating Pangulo December 27, 2015 at napasama doon sa tinatawag nating anomalous project na ang pangalan ay Dengbaxia sapagkat ang susunod ay election year. Pero hindi napasakamay ng mga teachers. Ang mga taga Marikina, sapagkat ang Marikina lagi ang taon-taong dinideklara under state of calamity at sukatan natin yung kanyang pinakatuloy niya kung 17 o 18 na. At magde-evacuate na tayo. Hindi po, kahit na sila'y magmakaawa, several dialogues na. At mabibigyan na sana sila ni namayapang Undersecretary Francis Varela. Kaya lamang, namatay sa motorcycle accident at yung mga sumunod, pinabayaan na ang ating mga teachers ng Marikina. Hindi lang po yan, Region 1, Region 2, CAR, Central Luzon, last year nga lang, 2018, diniklara ang buong Zambales, buong Bataan, buong Bulacan, at saka Pangasinan, at Ilocos Region. Pero hindi sila nabayaran ng 2.1 billion, 2 billion, 100 million na nakaalat noong 2018. Yun po ang nakakalungkot na pera na ng mga teachers. Ito ha, budgeted na. Hindi na ito yung hindi binabudgetan. May budget na taon-taon, pero hindi na naibibigay sa mga teachers sa simple lamang na inaction ng mga dapat ay namumuno sa ating sa DepEd at saka sa DBM. Mukhang merong isang malalim na sabuatan sa pagitan nila, lalo na sa pag-i-schedule ng mga sabbatical leave. Meron kasing Section 26 sa Magna Carta na sinasabing matapos ang 7 taon na pagtuturo, tuloy-tuloy na pagtuturo, ang isang teacher ay dapat ma-entitle na sa tinatawag na study leave with pay na kung tawagin ay sabbatical leave. Pero bakit wala na ibibigay o hindi na babudgetan ang karapatan na yan ng mga teachers sa benepisyo? So yun po. Ganun din po yung injuries, compensation for injuries, Section 23. Sinasabi doon na kapag ang teacher ay nagkasakit o na-injure, hindi sinasabing kinakailangan siya ay nasa loob ng eskwelahan. Kasi kinilala sa Section 23 na yung the very nature of teaching or work ay sabi na that is in itself compensable as occupational disease. Ibig sabihin, ang pagtuturo ay laging malapit sa tama naman ang sinabi nila. Among professionals, teachers daw ang the most vulnerable to respiratory, kidney, and heart diseases. Pero bakit hindi pa rin sila nakakatanggap ng injuries, compensation for injuries? Yung po ay mga tanong na binabato namin sa ating mga legislator. Kayong gumagawa ng batas. Nung tanongin namin, ang author, senator at Salonga,
at Arturo Tolentino, but hindi niya pinapatupad ang batas. Sabi nila, it's one thing to have a law enacted into law like the Magna Carta, but it's another thing to have it implemented. Bakit? Hindi kami ang executive branch. Dapat sinisilip niyo kung pinopropose ang inyong secretary. Sapagkat kung walang pinopropose, Senate or Congress has nothing to dispose. Wala kami nga aksyonan. Eh, hindi nagpo-propose eh. So, ang totoo, naawa rin ako sa ating mga mababata sapagkat hindi nga naman natin pwedeng pilitin na ipatupad ang bata sapagkat ang executive ang nagpo-propose ng taunang budget. Kung wala silang pinopropose, wala nang i-dispose ang Senado. Kaya sinabi, eh bakit hindi niyo po tinutulungan kami? Alam niyo, sabi sa amin ni, nung nabubuhay pa si Jovito Salonga, sabi sa amin ni, well, the problem with your teachers, hanggang ngayon, you are not able to harness and mobilize your numerical potential. 800,000 kayo. Pero nasaan kayo? Nandun kayo sa sulok ng classroom. Nagmumukmuk. Takot na takot. Yung dumalo nga lamang dito eh. Ayan, sa Marikina, dapat meron pa kaming 20 pa ditong pupunta. Kaya lamang pinigilan ng kanilang superintendent. Pinigilan ng mga principal. So, napaka, parang alipin na alipin ang mga teachers. Lalo na sa trabaho. Yung 6 hours ay nais din po namin na muling ripasuhin. Sapagkat ini-implement ito na 8 oras. Nang dahil lamang sa isang legal opinion ng Civil Service Commission na ang teacher daw ay hindi exempted from the 8-hour work rule na ipinapatupad sa mga karaniwang empleyado ng pamahalaan. Hindi nila nakita na sa section 1880, exempted ang teachers from the implementation of the 8-hour work rule. Bakit? Kasi po, sila'y exempted. Tatlo lang po sila. Mga judges, piskal ng gobyerno, mga doktor at mga nurses na nagtatrabaho sa mga government hospitals, at mga teachers sa mga public schools. Bakit? Eh kasi, yung nature ng kanilang trabaho ay nagdidikta na dapat hindi sila covered ng 8 oras. Alam natin kung paano ang teacher inuuwi pa ang mga hindi natapos na trabaho sa eskwelahan para kumain ng ilang oras pa sa bahay. Kung 8 oras yan, edi bumabalik at 4 oras pa uli sa bahay para gawin ang mga hindi natapos sa eskwelahan, edi bumabalik tayo sa 12-hour work rule na ipanalo na ng mga pandaigdigang manggagawa, mga kilusan, ng mga manggagawa sa daigdig na ibaba mula sa 12 hanggang 8. Pero bakit sa teacher bumabalik yung ganong maling practice ng pagtuturo o pagtatrabaho? Ilan po yan sa mga ilan na yung nabanggit natin na mga problema ng mga teachers? Sa Zambales, nagugulat ako na ang mga recruited na mga ITs na sinanay sa mga paaralang publiko, sa mga teachers training institution, nakatapos pero hindi tapos na, hindi pasado sa LET. E di dapat pwede na silang maging probationary teacher and after 10 years ay pwede na silang gawaran ng regular employment under the Magna Carta Section 3, Section 4. Pero bakit ayaw na ng DexEd na sila i-hire? Bakit daw? Eh kasi meron daw po tayong 1994 Teachers Professionalization Act na henceforth wala na dapat payagang magturo nang hindi pasado sa LET. Okay yun, yun ang general rule. Pero ang special ay may exempted sa rule na yan at yun yung mga nasa IPs na hindi pumapasa sa simple paper and pencil test. Pero pag sinukat mo ang husay ng pagtuturo, tatalunin pa ang isang aplikante na pasado sa LET. So, yun lang po at marami pong salamat. Na-rush ka ba, Sir Fidel? maraming salamat po, Sir Fidel. At sa punto po ito, nais rin nating kilalanin ang pagdating ng ating mahal na kasama, matagal na kasama sa Parlamento ng Lansangan at ngayon nagagalak tayo na patuloy na ipinaglalaban ang kapakanan ng mamamayan sa loob ng Parlamento. Senator Riza Hontiveros. Hi, Riza.
Sige po, marami nang nabanggit si Sir Fidel, ano? We would also like to welcome ang pagdating po ng mahal na senadora, Senator Amy Marcos. Marami na pong nabanggit si Sir Fidel, ano? Sa mga sinasabi kanina ni binahagi sa atin ni Senator Gatsalyana, not implemented, not correctly implemented, under-implemented working hours, not correctly implemented, compensation for injuries, not implemented, sabbatical leave, not implemented, special hardship allowances, not implemented or under-implemented, step increments, not correctly implemented, local allowances from the Special Education Fund, binawi, sahod na pako. Okay, ngayon naman po, maririnig natin ang pagbabahagi mula sa Teachers Dignity Coalition, Sir Benzo Basas. Thank you, Ma'am Mitch. At magandang umaga po sa lahat. And of course, lalong-lalo na sa ating mga ginagalang at minamahal na mga senador, Ma'am Risa Ontiveros. Good morning po. Yung kababayan ko sa Valenzuela, Senator Gatchalian. Magandang umaga po. Senator Subiri, maayong buntag. Ma'am Amy, naimbaga bigat. Magandang umaga po sa lahat at pinakamaiksi po siguro na sisikapin kong maging maiksi. No po. At meron naman po tayong aid ng isang PowerPoint presentation. No? Gaya po ng sinabi ko, iksiin lang natin. At gusto po nating makuha yung napaka mga importante. Of course, nasabi na, nagpapasalamat po tayo dun sa panimula ni Senator Gatchalian at napakahusay po ng kanyang pagkamada. Alam na alam po natin na itong Magna Carta ay napaka-importanting batas. No? Pero hanggang sa kasalukuyan, actually mataas pa yung sinabi ni Senator. Ano po? Sapagkat pag tinignan po natin, mukhang mas malala, no? Dito sa implementation ng Magna Carta ang problema. Yes, ma'am? Sige po. Of course, kinote din niya, binanggit din niya itong napaka-importanteng provision ng ating saligang batas na itong Article 14, Section 5, no? Paragraph 5. Sinasabi, the state shall assign the highest budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. No? Hindi ko po habaan yung discussion ng Magna Carta, pero gusto ko pong tutukan ang issue po na ito. No? Itong sinasabi na ito ng saligang batas. Napakasimple lamang naman po ng sinasabi. The state shall assign the highest budgetary priority to education. Wala pong tuldok, wala pong kama. And ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents. Paano daw? Through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. Pag ito'y sinimplihan po natin, isa lang sinasabi ng batas, ng saligang batas, na tataasan at pinakamataas dapat ang gugulin sa edukasyon para ang mga guro ay mahusay magturo, sila ay masaya. Hindi po yun yung nagagawa, no? Pero meron tayong mga batas para maging masaya ang mga teacher. Yes, ma'am? Diyan ka pala. Okay. Yes, ma'am? Of course, itong Magna Carta for Public School Teachers, no? RA 4670. Merong dalawang intentions po yung Magna Carta. Una, regulate the teaching profession. Hindi po pwedeng magturo ang kahit na sino. Kinakailangan po ang mga teacher ay salang-sala. Binanggit na rin po kanina ng ating mahal na senador. Sa Singapore, yung binabanggit niya, kinakailangan bago ka maging teacher, hindi po pwedeng maging teacher ang kahit na sino. Sa atin nga, pwede. Basta makapasa ka ng let, okay na. Ano po? Pero yun ay isa sa mga pagsala ng Magna Carta. No? Ma-regulate, yan ang isang intention. Pangalawa, tiyakin na ang karapatan ng mga guro ay maibibigay. No? Ang karapatan at kagalingan. Rights and welfare. Meron po tayo sa tayong mga millennials, may nakita akong mga kaidaran ko dito, di ba? Meron tayong expectations at merong reality. Dito sa Magna Carta, merong declaration at merong reality. Like for example, consent for transfer. Hindi pwedeng ilipat ang sino mang guro nang walang kanyang consent. Pero nagawan po ng paraan ng DepEd. Ang reality, meron pong nagawan ng paraan ng DepEd. DepEd Order Number 22.
No, sa ibang mga division, meron pang pagbabago sa meaning ng term na, anong tawag dyan, na station. Yung station ay naging division. No, kung ikaw ay taga-Caloocan at appointed sa Division of Caloocan, galing ka na may paho, pwede kang ilipat sa Tala. Sobrang layo po nun. Tinawid mong buong Metro Manila. Yes, ma'am? Okay, meron din po tayong overtime pay slash additional compensation. Dalawang sections po yan. Ano po? Section 13 and 14, binanggit na kanina ni Capidel. Ano po? Wala po yan. Ha? Hindi po nabibigyan ng overtime pay ang mga teacher. Anong meron tayo? Overtime work, araw-araw, meron po tayo yan. Ha? Pangalawa, ang DBM ay dineklara na merong honoraria for teaching overload ang teachers. Doon lamang pong nakalipas na buwan. Ano po? October 10 to be exact. October 10, sinabi ng DBM na ang mga guro ay merong mga overtime pay. Wala po yan. Ha? Kahit kailan, wala pang teacher na nakakuha ng overtime pay. Not even yung service credit. Yung service credit, yung ilan ay nabibigyan. Ano po? At meron po tayong regulation po dyan na hindi nasusunod ng Department of Education. Yes, ma'am? Okay, higher salary grade. Binanggit na ni Capital, hindi ko na po ulitin. Pero pag tinignan po natin dito, ayan po yung reality. Ano po? Sabi ng DepEd, 119% na ang tinaas ng sweldo ng Teacher 1. Ano ang base year? 2007. No? That's 12 years ago. No? Kaya pala sinabi nila na 119% na. No? From 9939 naging 20,754. SG10 from 1989 to 2009. SG11 tayo mula 2009. Ano po? Magkano sweldo natin ngayon? 20,754. No, ang layo niyan doon sa NEDA recommendation. Yes, ma'am? Lahat ng adjustments natin ay true SSL. Hindi po tayo pinakawalan sa SSL. Hindi po tayo na-liberate sa SSL. Yes, ma'am? Ayan po yung mga adjustments sa ilang mga pangulo. Yes? Okay po, hanggang sa ating Pangulo nga Digong sa kasalukuyan. Yes, ma'am? Okay, yan po yung huli nating adjustments. 528, 543, 559, 575. Yes, ma'am? Okay, may binanggit na ni Capital, hindi ko na ulitin. Ano po? 21 years tayo mag-suffer as Teacher 1 bago tayo makakuha ng Step 8, ng maximum step. Ano sabi sa Magna Carta? 10 years lang. Yung ninong ko, yan ang idol ko talaga. Eh. Yes, ma'am? Special hardship allowance, meron po tayong special hardship allowance. Ano po? Marami tayong hardship, pero yung allowance, well, binanggit ng DBM uli ito noong nakaraan. Ano? Binanggit ng DBM, sayang, wala yung ating mga senador na nandito ngayon dun sa DBM, no? Sa TWG. Anong sabi nila? Meron kayong mga exclusive benefits at kasama daw po dyan yung special hardship allowances. Hindi naman lahat ng teacher sa buong Pilipinas meron yan. At pangalawa, anong sabi ng batas? Not less than 25%. Ano sabi ng DBM? Not more than 25%. Ang less at more, alam po natin kung magkaiba po yan. Ano? Yes, ma'am? Okay, free medical check-up and hospitalization. Dalawa pong issue. Free medical check-up. Pagpasok mo pa lang, dapat libre. Pumapasok tayo, tayo nagpapa-check-up. Pagpasok natin taon-taon, free, annual, and compulsory, lahat tayo nagbabayad. Yun po ang problema ho natin sa kasalukuyan. Ano po? Mula 1966. Ano lang kaya ipagmalaki ng Department of Education? Ngayong taon ay sabi nila, ay nagbigay ng 500. Nakuha nyo na? Hindi pa po. No, first time sa history ng public school teacher sa Pilipinas na ang Department of Education ay naglagak ng 500 pesos para sa medical check-up. Kulang yan kung taga San Mateo Isabela ka, 1,200 ang binabayaran nila. Ano po? Hindi lang yan, binanggit din dyan yung compensation for injury. Ano po? Hospitalization, pag na-hospital ka, ano po? Ang dami po natin, for your information, mga mahal na senador, ang dami po naming teacher na nakokomatose, na nawalang pambayad, kailangan ng hemodialysis, kailangan ng, anong tawag dito, yung chemotherapy. Ano po? At worse, may mga bangkay na hindi nakukuha sa ospital dahil walang pambayad. Naranasan po namin yan sa Malabon at Navotas. I'm sorry, Malabon at Caloocan to noong 2017 bago magpasko. Teacher po yun ha, walang pambayad sa ospital. Bakit kailangan niya magbayad sa ospital? Eh, teacher nga siya. Ang sabi po dito, libre. Hindi po ito nagiging libre kailanman. Ano po? Well, sinasabi na ng DepEd, no, binanggit din to, at ito ay isa rin sa pinagyabang ng ating DBM. Nung October 10 na technical working group. Salary increase upon retirement, kabilang din po ito. No? Nakakagulat po no? Yung ating DBM, mukhang hindi sila nag-usap ng DepEd. Ano po?
at ng GSIS. Why? Sabi po kasi sa batas, pag nagretiro ang isang teacher, no, kung ano ang kanyang position, one salary grade higher. Na? Tama po. In fact, dun sa batas, one term na sinabi diyan na one salary grade higher, no? Yun din ang ginamit na term ng DBM. Pero ang katotohanan po, hindi po 'yan totoo. Na? Hindi po totoo 'yan. Ano po? Dahil ang GSIS kinukumpute niya yung tatlong taong average salary at yun ang gagawin niyang basis ng kanyang computation ng retirement benefits. So, declaration lang po 'yan, hindi 'yan reality. Pero meron siyang lakas ng loob na 'yan ay sabihin sa Senado noong October 10. No, at ilista ito bilang mga exclusive benefits ng mga public school teachers. Ayan po yung para lang pakita po, no. Yan po yung binabanggit, ano po yung sinasabi ng DBM. Well, meron po tayong mga ilang mga panukalang batas. No? Halimbawa po, Senator Subiri, yung 10,000 across the board, isa siya sa mga unang nagpanukala. Meron namang isang panukala, Senator Gatchalan, binanggit niya na kanina, yung teachers 1, 2, 3. Swerte ako, kasama ako doon. Teacher 1 po ako. Step 1. Ayan, ano po? No? Yun po, hindi po yun isinama ng DBM o ayaw i-recommend ng DBM lahat ng substantial na mga salary increase proposals. No? Yung 10,000 across the board, yung 30,000, yung upgrading up to salary 18, 19, 20, 21 hanggang 22. Ano po? Ayaw ng DBM nun. Ang gusto lang nila yung 21%. No? Divided by 3. Yan, no? Hindi po yung isa, ha? Okay. Yes, ma'am? Okay, may binabanggit po dito, no? Yung ating Secretary of Education mandated to submit budgetary estimate to Congress. Yan po yung binabanggit ng aking ninong ni Capital Pababier. Yes, ma'am? Ano ba sabi ng ating mahal na kalihim nung pong November 2016, ilang buwan matapos siyang umupo, teachers entry-level salary should be placed at 39,000. That was 2016. Lumabas po sa Philippine Star. Yes, ma'am? Matapos ang ilang buwan, teachers are neither underpaid nor underappreciated. Yan po na ang sinabi niya. Siguro dahil nadikit siya kaya Secretary Joke, no? Yes, ma'am? Okay, at ito yung mga sinabi niya ngayon lang taon na to. Huwag na nating isa-isa. Hindi naman siya ang pinag-uusapan po dito. Yes, ma'am? Sayang, wala dito ang ating mahal na kalihim. Mahal na kalihim dahil mahal po natin ang ating kalihim. Yes, ma'am? Yes, ma'am? Yes, ma'am. Maraming salamat po. Mabuhay tayong mga guro at mabuhay po kayo, aming mga mambabatas. Inaasahan po natin na sa pagkakataong ito ay matutugunan na ng Kongreso. Kung maaalala po ninyo, ito yung binanggit ko po nung hearing po natin. Ano po, you were there, sir, no? Sinabi po natin na may utang ang gobyerno ng Pilipinas sa mga guro at napakalala, napakahaba, napakalalim na po ng pagkakataong na, pagkakautang na ito. Sa pagkakataong po ito, sana magbayad na ang ating gobyerno. Ayan, maraming salamat, Sir Benzo. Teachers at the heart of education. Pero mukhang tayo mga teacher ang aatakihin dito sa mga naririnig natin at totoong aktual na nararanasan. Ano? Ang atin pong mga kaharap ng mga mahal natin senador ay mga guro, no? Totoong mga pampublikong teacher na hindi nakakakuha ng mga benepiso sa Magna Carta for public school teachers. Maraming hardship, allowance wala, yan ang sabi ni Sir Benzo. Puro overtime, wala namang pay. At higit sa lahat, walang libre. Sige, ngayon naman, pakinggan natin ang pagbabahagi naman ng teacher leader mula sa Teachers Inc., si Sir Serafin Molina. Ewan ko ba kung dapat ba ako magsalita rito. Sobrang magagaling naman yung dalawang nagsimula magsalita. Anyway, ako po si Serapin A. Molina, ang presidente po ng Teachers Inc. Incorporated, na dati pong pinamamahalaan ni Professor Arellano. Ang aking pong point of agenda dito po sa ating usapin tungkol sa Magna Carta, magpo-focus po ako more on sa SUCs, yung mga state universities and colleges. So yung mga issue natin dito, una, yung contract of service employed to faculty even if you work on a full-time or part-time basis for a continuous service, either remain on probation or employment
or nakakancel yung kanilang mga tinatawag na services. Kasi po, maliwanag po na sinasabi natin na bawal po ang contracting system. So hanggang ngayon po, may mga ibang mga tinatawag tayo mga SUCs na they are teaching on a contractual basis. So yun po yung isa sa mga dapat po natin tignan sa Magna Carta. And then yung in college, LET is not a requirement for you to be a regular permanent faculty. So may mga iba pong SUC na nire-required po itong mga ating mga professor. Pero actually po, MA degree po ang kailangan lang po talaga na for somebody to teach in the universities or colleges. Non-teaching personnel because of lack of civil service eligibility remain to be casual employee even if they have rendered more than 10 years of continuous service. Yun po yung ano. So, bakit po nagkakaroon ng mga ganitong issue? Bakit po may mga iba tayong mga kasamahan na empleyado na nasa SUCs na nagiging remain to be contractual? Kahit po sila ay nakapag-serve na ng more than 10 years doon po sa kanilang mga eskwelahan na pinagtuturuan. Then yung section 5 po, gusto rin po namin sana maripaso ng ating mga mahal na senador, yung tenure of office. Employment of security of tenure shall only be assured after 10 years of continuous, efficient, and faithful service. This is contrary to the existing labor code of the Philippines that after a continuous service of 6 months, faculty or a non-teaching personnel can be given a regular permanent position. Ano po ba talaga ang ating pagbabasihan? Yung po bang nasa labor code o yung nasa binibigay po na nakatakda po sa ating Magna Carta? Then, issue rin po yung hours of work. So sa SUC po, our proposal is to have 12 hours of teaching for a week for a regular teaching load to provide the faculty to engage in scholarship or research. Alam po natin na lahat po ng mga kasamahan natin, mga guru, ako rin po ay nagtuturo sa college po. Isa po sa mga trabaho po talaga natin na nasa higher education is to produce significant research. At hindi po yan magagawa kapag ang teacher po ay masyadong madaming working teaching load na meron po sa mga SUC. So actually yan po diyan po talaga yan ang isa sa mga backbone po ng ating higher education to provide or to produce a significant research para po magamit po at maging importanteng sandigan pa para po sa mga pagbabago sa ating edukasyon. Section 2, yung additional compensation of at least 25% ang banggit po ni Ka Benjan tsaka ni Ka Fidel, 25% of his or her regular remuneration after the faculty has completed 12 hours of actual teaching load, or additional compensation in the form of leave credits equivalent to the number of hours rendered by the faculty. So yun po yung isa sa mga issue din po na gusto natin po matignan in terms of how Magna Carta affects the higher education. Nabanggit pa rin po nila kanina no, yung tungkol po sa ano, ang higher education po ay may part din po sila ng Magna Carta kasi po sila ay may actual teaching functions. Okay, Section 22, compulsory medical examination shall be free of charge for all, na nakalagay po sa Magna Carta. The fee for medical exam required to the faculty every year is being shouldered by the faculty concerned. In fairness naman po, meron po silang one time na ibinigay na pwede na libre, pero napaka ano naman po sa teacher na parang singhaba ng SM ang pila. Tapos para lang makalibre ka. So si teacher, dahil may mga teaching load, hindi na po nila iaabol yung napakahabang pila dahil kailangan pong bumalik ng klase. Kaya instead, papasok na lang po tayo dun sa mga bayar, sa mga private na mga laboratory para matapos natin kaagad yung ano. So hindi rin po nagiging ganun ka-functional yung sinasabi nila na yung pre-medical exam. Kasi isang ospital o isang laboratory ang pupuntahan mo. Na 800,000 teacher kayo, na pagpunta mo doon, hindi mo alam kung buong araw ka ba dapat pumila or ilang oras ka lang dapat nandun. So Section 24 po din, yung unpaid study after rendering years of service. Faculty and non-teaching personnel be given the opportunity to pursue their professional growth on a paid study leave. This provision should be available for all and not limited to faculty in higher position. Dito po papasok yung usapin natin na kung sino ang malapit sa kusina, siya ang busog.
Opo. Kaya siyempre kung ikaw ay medyo magaling mambola ng principal mo, magaling mambola ng supervisor mo, so siyempre ikaw yung may study leave with pay. So kung ikaw naman yung medyo may pagkakatulad na namin na Sir Benjo na nagsasalita at talagang bumubuka ang bibig, so medyo malayo ka sa kusina doon ka sa bandang CR. Tsaka ka natatawagin pagka walang-wala na, okay? Mabalik ko lang din po dun sa issue po dun sa SUC natin, no, yung hinihingi nila yung 12 hours per week and 4 teaching loads. Kasi ang ngayon po, meron po silang 15 hours and then 5 teaching load. So para po mabawasan yun, para makapag-perform po sila ng mga researches. And then, Section 27, freedom to organize and to collectively negotiate. So SUC management should allow teachers and non-teaching personnel to organize a union of their own and collectively negotiate with them to improve the status of their workforce, especially the rights, academic freedom, and working condition in the workplace. So, isa pa yung public sector unionism in SUCs and in the government must expand its recognition of rights and responsibilities on public sector unions. Unions cannot bargain about their salaries, security of tenure that require monetary consideration. Unions have to deal with DBM or CSE because of budget allocation to SUCs. So ito nga po yung issue natin dito. Nagkakaroon tayo ng union, pero at the end of the day, may nanalo na pag sinabing may budget ba. Okay. So, ibibenta ng mga teachers organization na dapat may naka-unionize tayo. Meron tayong mga isasalang na ating mga demands. Pero pag sinabi ng mga nasa position natin, mga higher ups na wala naman tayong budget, o kaya si teachers, tulad na sinabi ni Ka Benjo, yung mga mag-a-avail ang tinatawag natin na overtime payment, na laging sinasabing subject for approval, subject for funds. So pag ganyan ng sinabi mo, wala ka nang sasabihin pa. Mag-intay ka na lang kung kailan yung sinasabi ng subject for availability of funds. All teachers should enjoy their rights to freedom of association and collective negotiation. Teachers, regardless of their employment status, should be able to form, join or assist trade unions, employees organization, labor management, committee work councils, and other forms of employees' participation schemes of their own choosing at the local or national level. So ito po yung sinasabi natin na dinidemand natin na sana maripaso po sa ating Magna Carta, yung pagbubuo po natin ng mga union. Unfair labor management practices or acts that violate the workers' right to self-organization and collective negotiation, including the non-implementation of the provisions of the collective negotiation agreement, should be penalized. Kasi para pang ang inaano po namin dito, sana po, yung collective negotiation agreement, dapat po by school eh, yung kung ano yung budgetan per school. So magsasubmit si mga school heads natin lang ano ba yung sino ba yung mga dapat makatanggap diyan ng mga ganitong benepisyo. Hindi po yung nakatingin sila sa pangkalahat ng kabuuan kasi hindi naman po lahat ng teacher ay nakakaamot po ng mga biyaya po na yan. So parang dapat nakita per school kung ano po yung mga dapat na benepisyo na nakukuha ng teacher. Kasi tulad naman sinasabi niya yung tungkol sa special hardship. Kami po ay nasa tabi po na ang aming pong eskwelahan ay nasa tabi ng isang electrical substation. So, pasok po sana kami dyan sa tinatawag na yan na special hardship, pero wala pong special hardship. There's no such thing as a special hardship doon. Hazard lang, walang special hardship allowance doon. Section 29, Teachers' organization shall be consulted in the formulation of national education policies and professional standards not limited to DepEd-Ched or TESDA or with the PRC. So ang amin pong gusto sana natin matingnan dito yung teachers' organization should be part in the formulation of code of professional conduct for teachers, and teachers' organization should be consulted when the machinery to deal with the disciplinary action has to be established. Kasi po, marami po mga batas na ginagawa, marami po mga isinasalang na mga bills, no, na may kinalaman sa edukasyon, pero ang katotohanan po, hindi naman po consulted ang mga teachers' organization. Kung meron man pong nakakaalam ng tunay na pangangailangan ng guro at talagang nakakaramdam ng pangangailangan ng guro, teacher din po yun.
tayo po yun. Hindi po dapat sinasaklawan nila yung ating, meron silang personal na pagtingin tapos hindi naman tayo kinukonsulta sa mga teacher teacher organization. And lastly po, yung administrative enforcement of Magna Carta. Budgetary estimate should be done in the administrative operation implementation of the Magna Carta in coordination with the teachers organization or union as important stakeholders in education governance. So, ito po yung sinasabi natin, no, minsan sasabihin nila, meron pong tayong issue ng budget, hindi po ma-implement yung mga provision dahil nga po sa issue ng budget. So, dapat po, masilit na rin po ng Magna Carta na pag itong mga provision na to ay dapat po talagang lagyan ng pondo para po nare-realize po at napapakinabangan ng mga guro. Ilan po, maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Serafin. Ayan na. Pamiserable na lang, pamiserable ang ating kalagayan, ano? Yung ating MCPST, which should stand for Magna Carta for Public School Teachers, hindi na Magna Carta. Miserable condition of public school teachers na. Okay. Ngayon po, narinig natin, ano, ang buhay na patotoo because we are all teachers here ng ating mga kaguruan. Sa kanilang hindi pagkakamit, no, ng mga benepiso sa ilalim ng mga provision ng under the Magna Carta. At this point, gusto na po nating hingin, no, ang responses from our dear legislators on the matter. May we call on first Senator. Are you okay with that, Riza? Ladies first daw? akala ko kasama ni si first persons first, kaya sabi ko, si Majo Migs. Oo nga eh. Pero ikaw na daw. Oh, are you okay with that? Okay. May we call on Senator Riza Hontiveros. Salamat, kasamang Mitzi. At magandang tanghali po sa inyong lahat, sa dakilang Flora Arellano, pangulo ng INET Philippines, Sir Serafin Molina ng Teachers Inc., Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition, ang dakilang Fidel Fababier ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT, at mga ginigili kong mga kasama dito sa Senado, sina Chair Sherwin, Majo Mig, Senator Aimee, at lahat pa po na nandirito. Una po sa lahat, gusto ko pong batiin ang lahat ng mga guro na nandito ngayon. It is our honor to have you here. I think that the spirit of the Magna Carta for public school teachers was not only to give the teaching profession the dignity that is due it, but to also express that dignity in tangible form to improve the lives of our teachers. Dahil totoo nga naman na sa guro, nagsisimula ang lahat ng ibang profesyon sa lipunan. I'll center my response po around a single call, which is that it's past time for us to get back to the core of the teaching profession, which is teaching. And I'm sure mas alam ng ating mga guro ito, the key to success as a teacher is adequate preparation for delivering instruction. So yes, agree po ako na we should reduce non-teaching responsibilities to give our teachers time to prepare. At yung sinabi din po na ating huling tagapagsalita, makapagsaliksik at makapagpalimbag din. Lalo na po yung mga tasks ninyo sa panahon ng kalamidad, sa eleksyon, at pati local immunization programs. I'd also like to ask the Department of Education and perhaps also the Commission on Higher Education not only to reveal their plans on reducing teacher administrative workload, but also to tell us ano na ba ang nagawa up to this point. Secondly, maybe we can revisit the practice of tying a teacher's performance-based bonus to student dropout rates. Yung weakness kasi ng ganitong practice is that bukod sa it leads some teachers to promote or pass students despite poor school performance, there are many factors combined with classroom performance that may lead to a student's dropping out, some of which ay
wala sa control ng guro, gaya ng kahirapan, poor health, or in the more extreme cases, abuse and bullying. Pangatlo, I support the recommendation ng Philippine Institute for Development Studies to pursue evidence-based studies on teacher workload. And siguro, gawin din mas strategic and targeted yung inyong required training. And also to involve yung teacher mismo in planning the kind of education and professional development he or she receives, if this is not already being done. I also fully support the hiring of more guidance counselors, although I know na tulad ng licensed librarian, they can be very hard to find. Pang-apat po, I fully support wage increases for teachers as well as other public servants. Palakpakan po natin kayo. Lalo na yung mga naninilbihan sa mga communities. And yes, I will support any calls for the Senate to look into the status of implementation ng Magna Carta for public school teachers. At tinanong ko ito kay Chair Sherwin kanina at sinabi na niya, pangungunahan niya sa kanyang pinangunguluhang komite dito, Senate Committee on Basic Education, yung ganitong oversight inquiry sa pagpapatupad at posibleng pagpapaganda sa Magna Carta for public school teachers. And I'm sure we can ask the same sa aming chair sa Committee on Higher Education, si Senator Joel. This measure is meant to protect the professional rights and welfare of every public school educator in the same way that the expanded maternity leave protects the health rights of mothers and families, and the anti-endo and contracting bill, which I refiled for this Congress, and which will be sponsored by Chair Joel as well, which defends the rights of our laborers. We've heard so many things over the decades tungkol sa value ng education, na ito ang susi sa kinabukasan ng bayan, that it opens doors and gives people a chance to lift themselves out of poverty and oppressive circumstances, and that those who are in it, our teachers, are members of the noblest profession there is. Well, panahon na at matagal na pong dapat alagaan ang pagtuturo. We ask so much from you, our teachers. You impart knowledge and skill, further teach right from wrong, and act as second parents in our stead when we entrust our children to you. Our teachers do more than take care of our children. Among the professions of this nation, you are our unsung heroes. This time, para kay teacher naman. Marami pong salamat at mabuhay po kayo. Yes, this time, para kay teacher naman. Maraming salamat, Senator Riza. And now may we call on Senator Amy Marcos. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo na-late talaga naman na DepEd na DepEd. Ito yung first day of school namin. Kagagaling lang po namin sa recess, sa break namin, at konting paumanhin po. Pero sa kabila nito, alam naman siguro ng karamihan sa inyo na ako po'y anak ng DepEd. Mulat sa pulpo, yung mga lolo't lolong lolo namin, mga ninuno namin, lahat taga public school sector. At yung ama ko, niminsan pumasok sa eskwelahan na pribado. Kaya totally DepEd ang aming suporta. Ang akin na lang po, sinailalim kasi sa salary standardization number 5, itong tinatawag na teachers' raises. Ang katotohanan, ipagtatapat ko na po sa inyo, may kulang pa at hinahanap pa namin sa mga sumusunod na araw ang kakulangan ng 10 to 11 billion para dyan sa salary standardization. Kulang po talaga, ang totoo. So medyo kina-carve out pa namin, marahil makukuha natin yung ilang billion dyan para sa tinatawag, mula sa tinatawag na barangay elections. Ipapaubayan na natin yung barangay elections. So yung gastos nun, pumapalo sa 7 billion. So ilalagay na natin sa salary standardization para mas marami pa. Naghahanap pa rin kami at pinipiga pa ng todo ang budget. At sana mabuo natin yung salary standardization step 5. Kasi tulad ng sinabi kanina, matagal ng utang ng pamahalaan ang sweldo na karapat-dapat sa ating mga guro.
Ngunit sinakop to sa malakihang increase na tinatawag salary standardization. Kasi yung iba naman nagseselos. E nagselos na tayo sa pulis, nauna na sila, nauna yung sundalo. Ngayon, ang problema yung teacher. So, eto ngayon, pupunuin natin yung pagkukulang na yan. Ang tinatakda e 41 billion to 43 o 45 billion, depende sa inyo nagkakalkula. So, ang kulang po natin, nasa 10 to 11 billion. So, kinukuha natin yan sa barangay. Tignan natin kung may pagkukunan pa sa iba't iba pang mga department at pinipiga po namin ang todo-todo. Mabuti na lang ang inyong abang lingkod, Ilocana. Sanay na po tayo. Kapag maikli ang kumot, bumaluktot, hanapan po natin at siguraduhin natin na sa wakas, mabuo yung mga salary increases na kinakailangan. Maraming salamat. Happy Monday po. Maraming salamat po, Senator Aimee. No? It's good to hear no, na hinahanapan ng paraan no, na maibigay ang due benefits. Matagal nang ano, no, overdue na binipisyon ng mga guro. And now may we hear from Senator Juan Miguel Zubiri. Maraming salamat po, ma'am. Of course, kay Ma'am Flora, sa lahat ng nagsalita po kanina, ating mga speakers galing sa DepEd and other public school teacher organizations, magandang umaga po sa inyo lahat. May buntag ka natong tanan. Una sa lahat, lahat po kami dito, wala po sa amin dito na gustong mapahirapan pa ang kalagayan ng ating mga public school teachers. Since 1998 po, bilang first term ko bilang congressman, ako po ay nag-file na po ng increase ng public school teachers salaries and allowances. And I believe all of us have the same advocacies, lalo-lalo na ating mga kababaihan, si Ma'am Aimee and of course, the Honorable Ontiveros Arisa. And ang gusto nating gawin na yon ay hindi puro pangako. Kami po iba. Iba po yung grupo namin, lalo na yung grupo na yun, mga medyo bata-bata ang edad. Sa Senado, marami na po kami mga bata, katulad ni Aimee, bata, batang-bata, mga Gen X. Sinama na kita sa Gen X. Ang gusto namin po ay hindi rhetoric. Ayaw po namin magsalita na magsalita lamang. We want to pass legislation na makakatulong talaga sa iba't ibang sektor. We did it for the policemen and the soldiers as requested by the President. I believe now the priority is the public school teachers. Nag-usap po kami sa Miniledak. Binanggit po namin to kay Executive Secretary Bingbong Medyaldea together with the different departments. Nandun po si Secretary Wendell of the DBM together with Secretary Dominguez of the DOF. At binanggit po nila they are open to discussing measures outside of the salary standardization law. Yung, yan po ang ayaw ninyo. Ayaw nyo po malampsam dun sa SLL, yung salary standardization law, SSL, dahil nga maliit ang increments, sabay nyo pa iba't ibang government employees, with all due respect to them, that we feel that the concentration ay ibigay sa mga teachers. At kaya nga po ako yung nag-file ng Senate Bill number 104 para across the board may 10,000 pesos kaagad, no? Lahat ng ating mga teachers. Okay ba sa inyo yun? Kung gawin natin po yan para makatulong naman po sa ating mga public school teachers. So, rest assured po kayo, with this batch of senators, although we may be low in rhetoric, kasi yung mga senators nung the last 40 years ay magagaling sa pagsasalita. Hindi naman po kasing eloquent nila. But we guarantee you that we will work very hard up to the early hours of the morning para maipasa ito mga batas, low profile lang pagpasa na makakatulong sa inyo. Ang nakikita ko man lang problema bilang majority floor leader ay maraming mga batas na i-finile, panukala, dito sa topic na ito. Bilang inyong majority floor leader, I commit to you, I promise you that I will prioritize this on floor deliberations. Pag meron na pong committee report,
araw-araw number one sa agenda yan para pag-usapan, pag-debatihan. As of my experience po, bilang pangatlong term ko na po ito as Majority Floor Leader, mas maaga pong inilabas sa committee report, mas magandang chances po na makakalusot. May mas magandang pagkakataon na makalusot. Mahirap po yung last hour na lang. Di ba sa isang kongreso, we have a first regular session, second regular session, and third regular session. Dapat yan within the first and second regular session, the first 2 years, itackle na po natin ito para maipasa natin. So I need your support to lobby the senators. Ako bilang, ano lang po ako, MMDA ng Senado. Ako po yung taga-tulak. Ako yung traffic enforcer ninyo dun sa plenaryo. Nandito naman ang commitment. Maganda naman, narinig po yung commitment ni Senator Gacelian. Ganun din po ang aming makasamaan. Senator Joel Villanueva is pro-teachers. Senator Nancy Bina is pro-teachers. Si Senator Sunny Angara, na nakailangan po natin yan kasi siya po chairman ng Committee on Finance, is pro-teacher. And all the other senators, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Frank Drilo, na majority, na minority floor leader, is also pro-teacher. At bahala na po si Ma'am Risa na mag-convince sa kanya na kailangan natin ng ganitong substantial legislation na makakatulong sa inyong problema, na hindi na po kayo, miserable condition for public school teachers. Di ba, Magna Carta is miserable conditions for public school teachers. So, kailangan po, hingi po ako ng tulong sa inyo. Ako po yung naging chairman. Ako po yung chairman, kasalukuyang chairman na committee in cooperatives. Pag may mga bills or pieces of legislation, apektado ang kooperatiba, araw-araw nakikita ko sila dito para naglalabi at kumausap sa ating mga chairpersons or sa chairman na ituloy o huwag ituloy. For example, pag pawala na kanilang tax incentives, halos araw-araw nagpapadala sila na kooperatiba dito para makiusap sa amin. So malaking bagay ang lobbying. This is what you call legal lobbying. Para ma-fast track natin ang committee report. On the part of Senator Gacelian, alam ko po ang medyo problema niya. Because sa dami pong na nag-file, he has to consolidate. Pipili po siya as sa tingin niya ano ang pinaka maganda na panukala para sa ating public school teachers. And from there, we will support him as members of the majority. Tutulungan po natin siya. Yung number one problem lang naman talaga nakikita ko, aside from the consolidation na binanggit ko kaninang problema, yung VBM. Kailangan tutukan din namin, at we will give you our commitment na tututukan namin yung DBM. Kasi sa totoo lang, may perang bansa. Meron naman po tayong pera. Hindi po tayo bangkarote. Marami pong perang gobyerno. As a matter of fact, marami pong tax measure na pinapasa ulit, katulad ng sitira, yung sin taxes, at iba't iba pa. Maybe we can even propose earmarking for particular tax measure, earmark na natin para sa mga teachers. Para sa ganun, pasok agad sa sweldo nila at sa pondo ng DepEd ang panukalang yun. Kasi nangyari, one fund concept, pipiliin na naman sa build ba ilalagay, sa security services ba ilalagay. Dapat siguro magkaroon na tayo ng earmarking. Pakiusapan natin si Department of Finance Secretary Sunny Dominguez. But I think that will be the best. We're committed, no? At least this Congress, 18th Congress, hopefully lucky 18 po tayo, that we finally pass a measure. Aside from the implementation of Magna Carta for public school teachers, kasi alam ko si Manong Fidel, ang gusto po ni Manong Fidel is just implement the law. Totoo po yun. Problema lang kasi maraming nag-supersede na, katulad sabi ni Ma'am Flora, maraming na nag-supersede na executive order, department order, na kung saan nadidiminish yung essence ng Magna Carta. So maybe what we need now, if that is the case, we need an enabling law, a new law, that will enhance the Magna Carta for public school teachers, lalong-lalo na sa benefits ninyo, salaries and benefits. Ako yung naniniwala, let's keep it simple. Kasi kung masyadong complicated, mahirap ipasa. Alam mo, since namatay po last week ang ating mahal na Senator Nene Pimentel, he's the father of the local government code, and it's been implemented for the last, how many years na? 20 plus, almost 30 years? Almost 30 years? Yeah, 28 years, almost 30 years. Maganda po ang panukala niya.
yan po ang naging basehan ng ating local government units na yun. Pero as we go along in these 28 years, may nakikita po tayong pagkakamali ng konti sa particular department, sa particular implementation. But yet, when we file the amendments to the local government code, napakahirap ipasa. We have such a hard time passing it because sa daming gusto mag-amend, sa daming nilang ina-amend from tawag dito, yung SK, all the way to the implementation of the funding of the local governments, sharing, etc., etc., hindi na ipapasa. So my suggestion, let's keep it simple. I would like to strongly suggest to my good friend, kapatid ko, kumpare ko to eh, ninong na anak ko to, my compadre Sherwin, let's come up with a basic law that will have the maximum effect to our public school teachers, lalo na sa salaries and allowances. And let's keep it at that. And then tulak natin yan, may pasa natin kaagad dito sa Senado para ma-pressure natin yung mababang kapulungan na ipasa din, i-adapt natin, at wala na, may batas na po kayo. So yan ang target po natin. Ako, practical po ako na tao. I don't want to deal with rhetoric. Mine is let's do it, let's lobby it, and let's keep it simple. And at the end of the day, we can celebrate once we pass the new law. So with that, you have my 1,000% commitment. Kasama po na aking kasamahan dito, 1,000% yan. Wala, hindi po kami makakaupo dito kung wala kayo. If the teachers were not as influential as they were to us, we would not be sitting here right now. Hindi po pambubola yan. Lahat ng senador, lahat ng kongresista, lahat ng politiko dito sa ating bansa, it was school teachers that molded them. And without school teachers, whether public or private, wala po kami. You make the nation great. That is the true story. It's not our policies. It is the teachers that make the nation great. And when I say that, with all honesty, kayo din po ang susi ng anti-poverty program ng ating bansa. As mentioned by Senator Sherwin, and I'll keep this short, kasi meron po akong bukid ng anti-poverty summit sa Saturday, sa Friday. And in those anti-poverty summits, we always reiterate that education is the key to unlocking poverty. At sabi nga namin dun sa first anti-poverty summit namin, we also came up with the National Statistics Authority survey, which is similar to Senator Gatchelian's, which basically says, if you are only a graduate of, for example, grade school, grade 1 to 3, ang sweldo mo ay napakaliit, lumalabas po 80 to 100 pesos lang a day. Talagang way below poverty levels. If you graduate from grade 7, ang rate mo umangat na mga 120 pesos a day. If you don't graduate or you stay in high school level lamang, ang inyong increase ng salary is about 200 pesos a day. If you graduate from high school, it goes up to 250 pesos a day. And it even doubles when you go through tertiary education or even K-12. So, ang ibig ko po sabihin, kayo po ang susi ng pagpatanggal ng kahirapan sa ating bansa. And that's why we are here for you. Kung hindi po kami serious, hindi po kami nagising na maaga at mamaya pang alas tres kami papasok. Nandito po kami dahil sa inyo. Dahil naniniwala po kami sa public school teachers. You have our one, again, let me end this by saying you have our 1,000% support. Mabuhay po ang public school teachers. Maraming salamat po, Senator Zubiri. Lastly, but not the least, may we hear from the chairperson of the Senate Basic Education Committee, Senator Win Gatchelian. Marami na po ako nasabi kanina. I think I've laid down a lot of the things that we will be doing in the next few months. At tutuwa po ako dahil nandito po yung ating mga membro ng committee at mga magigiting na senador ho natin who has committed also to improve the welfare of our teachers. Umpisan ho natin to sa nabanggit mo ni Santa Risa sa isang oversight hearing para mapag-usapan at buksan ho ulit yung paksa tungkol sa Magna Carta for public school teachers at para hindi na ho tawagin na miserable condition
no? For public school teachers, sabi ni Senator Zubiri. We will be, ito, ulit-ulit ko sinasabi, ang Basic Education Committee, committee ho ninyo ito, gamitin ho natin para marinig po yung ating boses, para po marinig ng ating mga policy makers, the Department of Education, DBM, kung ano po yung mga inyong suggestions, inyong recommendations, at mahalaga po yung inyong boses dahil kayo po yung on the ground na naririnig at nararamdaman po yung mga pangyayari. Kaya umpisan ho natin tong oversight na ito. Hingi po ako ng suporta kay Ma'am Flora at of course suporta rin sa ating mga senators kay Senator Riza, Senator Miguel, Senator Amy para po tuluyan ng mabigay po yung karapat dapat po sa ating mga guro. Thank you. Ayan, narinig na po natin ang opo. Sige po. Pero bago po noon, nais rin nating bigyan ng pagkilala yung mga legislative staff po of our other offices, no? Ng ating mga senador from Office of Senator Joel Villanueva, Office of Senator Nancy Binay, Office of Senator Richard Gordon, Office of Senator Francis Tolentino. So they are very diligently taking down notes so they can present them to our dear senators. Ngayon po may gusto nating buksan ng floor for a little while, no? Baka po talagang merong talagang maiinit at kagyatang mga nais na tayong itanong or ihapag sa habang nandito po ang ating mga senador. Sige po, Sir Bien. So pakilala lang po, bigay ang pangalan, kinakatawang organisasyon o paaralan. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na sa ating mga magigiting ng mga senador at senadora. Ako po si Mr. Abdal, isa pong retiradong guro, 72 years old. Ang pasasabi ko po ay kung may panukala po kayo na dagdagan ang sweldo ng ating mga kasalukuyang guro, paano naman po kami na retiradong guro? Wala po ba kaming dagdag din? Kasi po may tiyahin ako, 90 years old, kawawa po, napakaliit po ng kanyang pensyon. Habang tumataas po ang sweldo ng mga guro, hindi po tumitinag yung pensyon ng mga dating guro. Ano po, kung talagang sinasabi niyo po na ang mga guro ay kung wala ang guro, wala kayo, huwag niyo naman po kaming kalibutan, mga retiradong guro po. Sana po naman ay iangat niyo po naman ang aming mga pensyon. Para sa ganun ay karamihan dito ay mag-retiro na rin. Alam ko po, apektado rin kayong lahat. Yan lamang po at maraming salamat. Ay, salam po. Yung pong maling pagpapatupad ng retirement po na kung saan ako po ay isang master teacher too. Dati pong iniwang sweldo ay 35,000. Ang naging pensyon ko po ay 27. Ngayon, kung itatama po yung sa Magna Carta, ang ginawa po kasi ng GSIS, average salaries for the last 3 years, sa Magna Carta po, nakalagay din one range higher. Anong ibig sabihin nun? Kung MT2 ako, anong dapat kong one level? MT3? Bakit 27 lang yung pensyon ko? Di mali. Ano po? Dapat po may correct yan. Ano po? Kung maaari po. Maraming salamat po. Salamat po. May we just gather two more before we let our senators to respond. Sige po. Magandang umaga po, lalo sa ating mga ginagawa ng senador. Sapagkat meron naman po oversight committee ang kongreso na po, at sa isang particular na batas, nandiyan naman po ang kampanya ng oversight committee na tiyakin na ang nilalaman at spirito ng batas ay mapatupad. Hindi po kaya habang may mga panukalang batas ngayon para sa pag-aamenda ng Magna Carta for Public School Teachers,
ay pwede po kayang sa pamagitan ng oversight committee ay tawagan na ng pansin ang mga kaukulang mga departamento, halimbawa po sa retirement ng mga public school teachers, ang DSIS. Bakit hindi mapatupad na sinasabi nung Magna Carta dyan sa mga study leave? Siguro ang DepEd or what? Ilan po sana ang kinais na itanong. Habang iniintay, sapagat ang paggagawa ng batas ay matagal. Pero ang kalagayan ng mga guru, palagay ko naman sa ngayon, maaaring matugunan na. At kung may mga exhibit orders o mga memorandum circulars, ang mga departamento ng gobyerno, hindi ba mas mataas ang batas na ginawa ng Kongreso? Bakit parang natatabuan ng iyon ng mga memorandum circulars o mga executive orders na iyon? Sige po, maraming salamat po. Isa na lang po, yung unang nagtaas ng kamay. Yan ang mga... Yes, ma'am. Actually, yan ang pinaka-ayaw namin. Hey, good morning po. Vague laws kasi nga ang agency ang... Sa kanila ko yung... Bine-revise nila yung baka. Good morning, ma'am. Good morning po. Okay, senators. Actually, I have two questions na po. So, yung first po kasi, I've been with PUP Maragondon for 8 years. But until now, part-timer po ako kasi daw, there's no employer-employee relationship between me and PUP. Kasi po, ayun pa po, this has something to do with my second question. Pero dun muna po. The question is, first of all, di po ba we are against contractualization, but the government school, opo, ano to eh, university, no? Hindi siya sumusunod po. Tapos, ang question po doon, tinatanggalan naman kami ng tax. So parang ano ba talaga, is there an employer-employee relationship pero bakit kami may tax? Tapos po yun nga, nandun na kami 8 years. Tapos po the next question is, so siguro ang first question po dun is, can we have clarity on this point na po? So the second question is, kasi po diba there was this LEB resolution, it's resolution number 2019-406. It sets the graduate level degree for LEB po, na pag daw po nakagraduate ka ng LLB or degree in law, it is equivalent to doctorate degree. Okay, so this was issued by LEB, pero kinontra po kasi siya nung ating magaling na chairperson, Prospero de Vera III. The question there is, paano po kaya yon? Kasi I am a graduate of law. So kung sana po ito mai-implement at kung hindi sana siya pipigilan nung chairperson natin, no, hindi ko na po ngayon kailangan kumuha pa ng masteral na nakaka-apekto rin sa iba ko pang dapat gawin. Hintayin ko na lang po mamaya yung answer. Thank you. Sige po. Doon po sa mga gusto pang magtanong, this is definitely not the ano no, the last time na we'll be coming together. Ito po ay tuloy-tuloy na natin gagawin, gaya ng sinabi ni Senator Gatsalian, ano, tayo po ay makikipagtulungan at handa po makipagtulungan ng sektor ng kaguruan sa ilalim ng INET Philippines para po sa to discuss ano yung mga maaaring nating ihapag na mga bills no for the teachers. May we hear from our senators some responses? Maraming salamat po sa mga katanungan. Yung kay Manong, sir, kausapin po natin yung GSIS. GSIS kasi namamahala sa inyong pension fund. Maybe in the course of the hearings, we can ask them about that. Hindi lamang po ang mga teachers ang humihingi ng additional pension. Lahat eh. Lahat po. But of course, we want to give importance to our public school teachers. So sige po, kausapin po namin nga bakit nga po ganun ay hindi po kayo isa pang sali grade level higher than yung inyong natatanggap. Mas mababa pa ang inyong natatanggap sa inyong retirement, yung pond of salary na itanggap nyo bago kayo ma-retire. So kausapin po namin sila, Manong, at pag-aralan namin ng mabuti yan. On the part of the second question, which was basically laws should not be
amended by executive orders and administrative orders. Tama po yun. Unfortunately, yung mga una natin mga batas, masyadong vague ang wordings. Parang masyadong vague, which leaves the implementation, which leaves the implementing agency to amend the law. Ang dami ng beses po na nangyari sa atin yan, kung saan ito po ang gusto natin sa batas, pero yung implementing agency ay disaster naman ang kanilang implementing rules and regulations. Katulad ng good conduct time allowance. Diba? Naalala niyo yung controversial na si Sanchez, papakawalan, yung batas naman ay napakaklaro. Napaka-clear. Nakalagay doon, bawal ang mag-avail nito itong mga nahatulan ng heinous crime. Very clear. Pero doon sa loob ng mga whereas, itong mga section at parts of the law, section and articles, may nakalagay doon that anyone can avail. So medyo ang gulo. Wrong, how do you say, good concept, but poor implementation. So, ngayon, ayaw na namin po niyan. Alam mo si Senator Dulon, my good friend, our good friend, the minority floor leader, and myself, we want to be strict now with the specifics of the law. We want to make sure it is specific, it is clearly specified, clearly written, para sabihin na, hindi, wala namang sabing agency po. Pag sinabi, for example, this must be implemented, so be it. It should be implemented at the exact words and principles by that particular measure. Hindi na po siya medyo vague. Eh, itong batas na po, itong Magna Carta for School Teachers was written in 1966. And many of its provisions are quite vague. So, ang nangyari, through an executive order or administrative order, amending the implementing rules and regulations, na iba na yung batas. So we guarantee you, itong mga bago natin ipapasa para sa public school teachers, ay gagawin po natin crystal clear. Para sa ganun, walang masabing implementing agency. Kung iakyat natin yan sa Court of Appeals or Supreme Court, madali po ang desisyon na ilalabas po ng Supreme Court dahil napaka-clear po ng ating batas. So, that's my our commitment. Itong ipapasa natin para sa inyong sweldo at allowances ay gagawin po natin ganun na gagawin natin very clear. Lalo na sa earmarking, ha? Kasi sa earmarking, naku, sasabihin ng DOF, ay, hindi pwede, dadaan muna sa amin yan. At pag dumaan sa kanila yun, hindi kalahati na siguro ilalabas ng National Treasury. We have to make it very clear, these particular provisions. Yung pangatlong tanong po, parang, I'm sorry ma'am, si attorney. Ano po ulit yun yung sa inyo, ma'am? Kinakausap kasi ako ni Ma'am Aini, hindi ko ito narinig. Ah, yung contractualization. Tama po. Tama. Naalala ko na po. Sinabi nga ni Ma'am Aini, ang gobyerno ang number one violator ng contractualization. Yung ginawa natin na, yung pinasa natin last Congress, yung ENDO. In all discussions, government agencies were complaining that we were the biggest violators of ENDO. That is absolutely true. Mahabang usapin pa yan. Siguro sayang wala po dito si Senator Joel Villanueva. He's not only the chairman of the Committee on Higher Education, which handles PUP and SUCs. He's also chairman of the Committee on Labor. So we are also going to file again, refile the end of contractualization. So if a file po namin ulit yun, dahil it's also our commitment to our Filipino laborers. And we will open the discussion once again and debate during the committee level. Invite po namin, of course, ang mga public school teachers or yung government agencies na meron pong contractualization to share their insight para maisama din po natin sila. Again, the number one difficulty there is budget. Ang sabi palagi ng DBM, kung irregularize natin lahat ng casuals at job orders ay talagang madodouble po ang halos double ang kailangan ng gobyernong pondo para maibayad sa mga tao. So kasi kasama din po dyan is retirement pay. You have to also take in consideration the pie that will be shared. Yung pera ng GSIS, hindi po infinite yan. That is a finite resource. So pag magdadagdag po tayo ng additional hundreds of thousands of
regular workers to government. Remember that when they retire, which is about the same time you will retire, baka mabankrupt yung GSIS. So these are things that we have to think about very carefully pag gumagawa po kami ng isang panukala. So, but ano, yes, mataas ang sweldo ng taga-GSIS. But we rest assured na pagdating sa debate, debate at committee hearings, ay talagang iti-take up po namin to sa mga nararapat na mga ahensya ng gobyerno. But I'm with you, ma'am. The government is the number one violator of casual employees and endo. I think we should already correct that. Dahan-dahan na natin siguro silang may absorb. Maybe there is a merit system that we can put in, lalo na for those nag-job order for 20 years. Biro mo, meron mga casuals na for 10 years, 15 years. Dapat yan ay bibigyan ng priority. Maybe they can come up with a merit system, lalo na sa age of or years of public service. So we can come up with that formula. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Ilang dagdag po dun sa nasabi na ni Majo. So tungkol po, sir, dun sa retired teacher's pension, pwede siguro nating pag-aralan yung ilang mga precedent na mayroon. Halimbawa, alam ko po sa PNP, Survivor's Pension, so kahit namatay na nga yung officer, yung pension na natatanggap ng pamilya niya, maya't-maya, through some mechanism, minsan may konting adjustment pataas. So baka lalo na sa buhay pa na retired teacher, na senior teacher, pwedeng pag-aralan paano yung posibleng mga adjustment. At si Chair Sherwin naman kasi ay maalam din sa economics, so pwede po naming i-discuss po yon sa GSIS kung ano yung posible. At nabanggit na rin po yung GSIS, importante pong i-engage natin at i-challenge yung ating mga pension systems. Parehong GSIS plus SSS, yung PhilHealth na rin po, yung mga fund-based institutions natin na may kinalaman sa social protection ng mga working people. Dahil habang mas malaki yung benepisyong ibinibigay nila, pero mas malaki rin na contributing members, yun po naman ay magpapatatag sa sinasabi nilang actuarial life nila in the long term para maging sustainable siya, na nafe-feed naman po ng members' contributions and therefore mas nakabibigay ng mas maayos na benepisyo kasama na po yung pension. And I agree dun sa nagtanong kanina, dapat yung mga rules din itong mga institution tulad ng GSIS ay sumusunod sa batas and not the other way around. Lastly po dun sa employer-employee relationship, dagdag lang po sa sinabi na ni Majo, importante talaga po sa amin yan sa Senado. Una nga dahil sa sinabi niyang nilalaban namin yung security of tenure both sa private and sa public sector. Sabi nga ni Sen. Aimee, yung job order sa gobyerno ay tuwing tinatanong ni Chair Joel sa Labor Committee, inaamin po ng mga secretary, opo kami po, napakarami naming job order. So aminado nilang nilalabag yung security of tenure. Pangalawa, mahalaga po itong tanong dahil hindi lang dahil naipasa na po ng public sector yung pag-ratify ng Senado ng ILO Convention 151, so right to self-organization. Pero alam po natin, kapag may karapatan mag-organisa ng mga union o mga asosasyon, kalaki po niyan lahat ng karapatan ng mga organisadong manggagawa, pati po sa usapin ng sweldo at benepisyo. So, well noted po namin lahat yung mga tanong ninyo at pwede po nating trabahuin pa sa mga susunod na taon. May pahabol lang po ako, Senator Gatchalian at yung mga kasama natin. Isang bagong larangan sa hanay ng kaguruan ang pag-organisa ng union. At napakahalaga ng pagbubuo ng isang union para sa protection din ng mga guro at pagpapaunlad ng kanilang status bilang guro at yung status ng teaching profession. Sa kasalukuyan po kasi, hindi na nakaka-attract ang teaching profession, lalo na sa mga kabataan. Dahil nga dun sa sitwasyon ngayon o realidad ng mga kaguruan. Ngayon po, ang aking katanungan lang, sir,
Hi, ma'am. Yung sino yung employer-employee? Actually, sa government union o sa public sector union, wala tayong employer-employee relationship. Pantay tayo kasi ang pinasusweldo sa atin ay pera ng bayan. Buwis ng bayan. Kaya kailangan magkaroon talaga ng pag-uunawaan at partnership ang mga school heads natin o administrasyon at ang mga public sector unions na hindi pa rin ito na isa sa proseso rin sa hanay ng mga empleyado o guro at ng mga administrasyon ng mga government-owned schools o state-run schools. Yan po yung isang problema. Actually po, yung sa pag-uunion ngayon natin sa public sector, napakalimitado lang ng kaya nating i-bargain. Wala, kung sa privado, collective bargaining ang itsura ng relasyon o pagtatakda ng mga benepisyo at iba pang working conditions ng mga empleyado at employer. Sa gobyerno, limitado ang collective negotiation agreement, yung CNA, kasi hindi po namin pwedeng i-negotiate sa aming pag-union yung usapin ng sahod, yung usapin po ng working conditions, usapin po ng security of tenure. Kasi lahat ng mga yan ay may kaugnayan sa monetary budget, sa monetary aspects. Kaya we need to deal with DBM, we need to deal with Civil Service Commission. Kaya parang ang lumilitaw po, inutil pa rin ang pag-uunyon sa hanay ng sektor ng gobyerno. Kaya yan po yun sanang isang nais din naming i-present para i-expand yung full rights at work at full rights sa negotiation ng mga government teachers at the same time government employees. Yun po sana yung gusto namin ding maisama sa Magna Carta para laparan yung usapin ng pag-exercise ng karapatan ng mga guro at ng mga iba pang government employees sa kanilang pag-uunyon. Yun lang po. Meron po bang nais mag-komento? Okay. Komento. Sige po. Maraming salamat. Umalis na po si Senator Aimee. Ano, hindi na natin siya na pasalamatan formally. Sayang, sabi ng iba, hindi pa tayo nakapag-photo ops. Huwag po tayong... mamaya, nandito na po tayo sa last part ng ating program. We hope that our centers can stay for a little more while para po makapag-photo ops naman tayo maya-maya. Pero bago po nun, ay binibigay ko na po kay kasamang Adi Unsi, ang National Coordinator ng INET Philippines, para ibigay sa atin ang summary of recommendations and next steps in moving forward. Maraming salamat, Ma'am Mitchie. Good morning. Magandang tanghali na po and mayon buntag sa tanan. Sige po, bigyan niyo po ako ng promise 3 minutes bago tayo mag-photo ops with our beloved senators. Maraming salamat po on behalf of INET Philippines, of course, our thank and gratitude to our beloved senators who are coming today for us, especially to the Committee on Basic Education, Culture and Art chaired by Senator Win Gatchalian. Of course, kanyang legislative staff na tumulong para talaga pagplanuhan ang forum na ito na talagang gagawin sa unang pagbabalik trabaho ng ating mga magigiting na senador. At unang pasok din actually sa mga eskwelahan. Kaya may mga iba dito na lumiban, iba po ay hahabol mamayang hapon para po sa kanilang afternoon shift class po. And of course po sa ating mga butihing senators na nandito ngayon si ang ating majority floor leader, kasamang Mig Zubiri, si ating pong si Ma'am Risa Hontiveros, maraming salamat po sa inyong pong pagdalo at pakikinig po sa rekomendasyon ng aming mga teachers leaders po. Alam niyo po, bago kami dumating dito ay 3 taon na po namin ito pinag
hahandaan. Promise po yan, gumawa po kami ng pag-aaral, inquiry ng Magna Carta for Public School Teachers. This year po ay nakagawa kami ng, I think, mga limang island consultation, starting off with NCR, tapos sumunod po sa Central Luzon with ASERT, then sumunod po sa Baguio with TDC, meron din pong Cagayan, meron din pong Sambuanga, Tawi-Tawi, and Davao po. So yun po yung summation ng mga binanggit po nila na mga nakuha naming mga feedback mula po sa ating mga hanay na kaguruan sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At ulitin ko po, tama po yung pag-aaral din po ng committee office ng basic education na marami po doon sa provision na Magna Carta ay sabi po ni Senator Win ay at least 60% po ay hindi maayos po yung implementation. Kung may maayos man ay mga 40% po. Ang pangalawa din pong matinding feedback yung pong sinabi ni Capids na ito po ay batas, subalit ito po ay sa, lalo na po sa pagtingin ng DepEd, ito po ay marami dito ay superseded na po ng kanilang mga department order. Eh mas mataas po to batas, special law pa, eh hindi dapat po mangingibabo yung department order o yung pong sinasabi ni Majority Floor Leader na mga internal rules and regulation na hindi po nag-a-align po doon sa ano. At pangatlo po yung sinabi din po ni Senator Majority Floor Leader sa kasis Senator Win na may mga provisions dito na ang issue po ay pondo. At yun naman po yung inyong pong commitment na tayo po ay makipagtulungan sa ating Department of Budget and Finance. Sabi niyo po nga, marami pong pera, baka kailangan lang gamitin ng tama. Yan din po ay amin din pong panawagan. Tulad po ng pangako namin, tayo po ay hindi magtatagal, pero sabi po ni Senator Win ang binubukas po niya at ngayon po natin nalaman at sana po malaman din po ng lahat na ang committee na ito ay committee po nating lahat. At kami po ay nangangako din po, Senator Win, na kami po ay makipag-engage sa inyong lahat at hopefully po ay mas madalas na po ang pag-usap natin para po sa sabi natin ng mga guro po ay sila po ang puso ng ating edukasyon, sila din po ang puso ng ating bayan at sila po ang magbibigay sa atin para po makatawid doon sa sinasabi ni pong Majority Florida na kahirapan ng ating bansa po. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating po mga senators, magandang tanghali po sa ating lahat. Sige po, photo ops na daw po, lalapit na po kami dyan sa ating mga butihing senators, tapos dito na po sa ano, sige po. O sige po, lahat po muna daw, and then by group po tayo. Una po, ASERT, TDC, and then Teachers Inc. So lahat po muna, alika na po, para po makapag-ano tayo. O sige po, lahat na po. Sama po tayo kung gusto niyo po. Lahat po ng yung medyo hindi matangkad, yung matatangkad po sa likod. Okay, pwede po umupo. Okay. Lahat daw po muna, lahat. Tapos po, sana paulakan tayo ng ating mga senador. Per group naman daw po ang request.